is not a member of the municipal or city fisheries and aquatic resources management council. So pharmacy, establishment of pharmacy is I think as a section 75 in pharmacy, section 75. So yung options dyan, two members from the academe. Yung second option, hindi member na in pharmacy, municipal or city planning or development officer. Yung third option, representative from the Department of Agriculture. And yung fourth question is representative from the private sector. Okay. Saan dyan yung hindi member ng M-Pharmacy? Letter A po, sir. A, sir. B, sir. So, natamang sagot letter ay? Letter D, sir. The correct answer is letter A. Sa letter A. So, bakit letter A? Kinapi-paste ko to galing sa R8654. So, section 75 is about the composition of the MC Pharmacy. So, ito yung mga regular member ng MC Pharmacy. So, now, yung unang member dyan is the municipal or city planning development officer. So, yung unang member, regular member. Pangalawang member, yung sangguniang, yung kagawad na chairperson ng Agriculture or Fishery Committee. Kung sino kagawan yon, member siya doon ng MC Pharmacy. And isang member din is yung representatives galing sa Municipal or City Development Councils. So, isang member yan. And merong isang representative na galing sa accredited NGO. So, hindi naka-specify kung ang NGO ba ay kailangan related sa fisheries. Pero, basta't accredited lang siya. Since accredited, recognized ng LGU. Okay. And then, representative from the private sector. So, member. And then, representative from the Department of Agriculture. In this case, when you say yung Department of Agriculture, yan yung nagtatrabaho sa MAU or Municipal of Agriculture Office or Office of Municipal Agriculturist. Yun. And then, at least 11 official folk representatives. So, sa 11 na yon, 7 ay galing ay mga municipal official folk. So, yung mga fishermen na nag-ooperate within the 15 kilometers no? Or sa municipal waters. So, isang fish worker and 3 galing sa commercial, mga commercial fishers. Okay. And kailangan din, kasama na rin sa 11, yung representative ng youth and women sector. So, yun yung mga composition or member, regular members ng MC Pharmacy. So, balik dun sa question, ano yung hindi member? Yung hindi member, yung 2 members from the academe. Kasi yung 2 members from the academe, member naman sila ng pharmacy, pero hindi sa municipal or city level. Sila ay member kapag sa national pharmacy na. So, National Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Okay. Pero pag local lang, sa LGU, municipal or city pharmacy, walang member nanggagaling from the academy. Okay. Klaro ba yan? Clear po. Yes, sir. So, I know marami na nalito sa ganun, kaya medyo varied or different yung ano nyo, yung inyong mga sagot. So, that is understandable naman. Pero, siguro, I think after ng review or after niyang mabasa yung R8654, which is the Bible of the Fisheries Law. The Fisheries Law. So, I think mas ma-enhance pa yung inyong information or knowledge about the fisheries, the subject matter. Okay. So, let's proceed. Question number 4. So, I think this is also, I got it from section 4 or the definition of term. Definition of terms. So, this is the requirement of continuously observing fishing effort, which can be expressed by the number of days or hours of fishing, number of fishing gears, and the number of fisher folks, characteristics of fishery resources, and fisheries yields or cuts. What is this? So, options natin dyan, monitoring, control, surveillance, or observation. A, monitoring. Hey, sir.
Monitoring, sir. Okay. So, thank you. Most of you, ang sagot ay monitoring. No? So, that is correct. Monitoring. So, isa sa mga, kasi monitoring, control, and surveillance, medyo ano siya eh. This is under Section 14. Section 14 ng R18654. Medyo masyadong general yung term na monitoring. So, ngayon sa PFAR, paano, para masabi na kinocomply nila yung MCS, Monitoring, Control, and Surveillance System. So, meron yung stock, INSAP. Kung familiar kayo, kung taga-BFAR kayo, ito yung familiar kayo sa INSAP. So, yung National Stock Assessment Program. And INSAP is one of the monitoring system to determine kung ano ng klaseng fishery meron na or yung characteristics ng fishery dun sa existing fishing ground. So, dun sa, during monitoring, as what I've said, dinedetermine kung ano yung fishing kind, fishing effort meron. So, example nga ng fishing effort is ilang araw ng isda or ilang oras ng isda. So, ilan yung fishing gears na gamit. For example, kung bubuyan, no, usually mga fisherman, pag nagkaroon ng fish pot or fish trap, hindi lang naman isa. Isang piraso yung dinedeploy nila. Minsan, mga 20, 50. Okay. And then, ilang piraso yung nanging isda. Hindi, ilang piraso. Ilang tao yung nanging isda. So, that is an example of fishing effort. So, yung characteristics ng fishery resources, doon din sa INSAP or any similar activities, tinitingnan kung anong klaseng isda or fishery resources yung nakukuha. So, karamihan ba ay mga pelagic fish or demersal fish, lapu-lapu, galunggong, maya-maya, among others, and usually saan ba yung fishing ground? Saan usually nangingisda yung mga fishermen. And then yung resource yield, so sa mga data or tawag ito, field or data enumerator, yung dami or yung volume ng catch ay nire-record din, binimonitor din. So, pag meron ng klase, ganyang mga klaseng mga tawag ito, information, mamonitor mo ngayon kung over time nag-i-increase pa or nag-decrease yung mga fishery resources at ma-determine which among the fishery resources or species yung nagkakaroon na ng over-exploitation. So, ano yun yung under-exploited, no? Sustainably exploited, and ano yung overly exploited. So, yung monitoring. Minimonitor kung ano yung klaseng, ano yung fishing effort, characteristics ng fishery resources, at saka resource yields doon sa area. Pag si binabi natin control, so, na-monitor na natin na, okay, ganito na yung klase ng isda na huli sa ganitong lugar. Ganito karami. To, pag nag-decline na yung resources, kailangan nang magkaroon ng control. So, dapat hindi na siya limited, hindi na siya unlimited yung access. Dapat limited na yung access. Kasi kung unlimited pa rin, pwede nang magkaroon ng over-exploitation, mas lalong bumaba yung fisheries production. So, yung control, nire-regulate lang kung sino yung pwedeng mag-exploit or mag-utilize ng fishery resources. So, example ng control or regulatory conditions, kailangan kung sino lang naka-register or naka-rehistro sa list of municipal fisher folk, registry of municipal fisher folk, sila lang yung pwede mangisda. At kung sino lang yung may lisensya, yung gears na ginagamit or bangka, yun lang yung pwede mangisda. Sino kung kinokontrol mo, kung sino lang yung pwede mangisda. So kapag wala sa listahan ng registered na mangingisda sa locality or sa munisipyo, hindi sila pwedeng mangisda. Pero kapag nasa listahan sila, pati yung gear nila ay may license, so pwede silang mangisda. As opposed doon sa surveillance, so yung unang activity, nakita na, okay, over time, pababa ng pababa yung fisheries resources. Okay, anong gagawin natin? Limitahan natin kung sino yung mga pwedeng mangisda.
dapat nakarehistro o may lisensya yung pwede mangisda. Ngayon, isa-surveillance natin, titingnan natin kung sino yung nagko-comply dun sa regulatory conditions natin. So, kaya may mga bantay-daga. Kaya may mga seaborne patrol and minsan nag-grooving din yung fishery law enforcement agencies natin. Maritime group, no? Yung ating Coast Guard, tinitingnan kung doon sa isang area ay nagko-comply ba lahat ng mga fisherman. So, it is still tawag ito, okay, kapag may isang fisherman na nangisda, sitahin siya ng fishery law enforcement officer, hanapan siya ng kaukulang kaukulang dokumento kung sila ba ay legal o hindi. Kapag hindi legal, huulihin, pagbabayarin, or pagmumuntahin. Ang successful daw na MCS system ay hindi yung dami ng nahuhuli ng mga fisherman na lumalabag. Mas successful ang MCS system kapag mas marami yung nagpo-comply, marami yung sumusunod, marami yung nagpa-register, nagkukuha ng license, compared sa mga nahuhuling lumalabag. Okay. So, yun yung ano ng MCS. Okay. So, question number 5. Let's proceed to question number 5. So, which of the following are salient features of Republic Act number 8550 as amended by Republic Act 10654? So, A, introduces concept of illegal, unreported, and unregulated fishing. So, unreported and unregulated fishing are new offenses. B, addresses high seas fishing and fishing in other coastal states by Philippine flag fishing vessels. C, introduces concept of community service for municipal fishing offenders. And D, all of the above. So, saan dyan yung tamang sagot? D, sir. Letter A. Letter B. Okay, D. So, ang tamang sagot ay D. No, all of the above or all of these. Basically, isa sa mga titinglan kong pag-clue or ano, pag may all of this, tapos dalawa doon sa dalawa doon sa option, apat yung option, tapos yung pang-apat na option mo ay all of this. Sa dalawang option doon, sigurado kang tama yun. Yung isa ay alangarin kayo. So, most probably ang tamang sagot dyan ay all of this. So, pero hindi naman lahat na may option na all of this, yun yung tamang sagot. Pero in this case, all of this yan. So, yung say salient features, ito yung mga features na hindi masyadong na-emphasize sa RA 8550, pero nung na-amend na to RA 10654, mas na-emphasize na, mas nabibigyan ng pansin. So, ito yung ilan sa mga salient features ng amended RA 10654 para malabanan yung IOU fishing. Kasi, yun nga, number one, na binigyan ng pansin ng amended RA 8550 is the IOU fishing or illegal, unreported, and unregulated fishing. So, yung determination ng area's carrying capacity, so, and the number of fishing vessels allowed to operate based on reference points and harvest control rules. So, ano ba yung reference points? So, galing din sa definition ng code, fisheries code, it is a set of indicators that describe the level of exploitation, status of the fisheries or biological characteristics used as standard for regulatory purposes. No? So, the same din yan with harvest control rules. So, kung ilang, let's say, ilang metric tons lang ang pwedeng exploit or i-harvest in a particular fishing ground, na kapag sumobra doon, pwede na magkaroon ng collapse doon sa fishery resources. Okay, so, example ng mga regulatory reference measures. So, ilan lang yung pwedeng mabigyan ng lisensya. Limits ng mesh size. So, kung siguro kung ngayon sa batas is more than 3 cm, so pwedeng pataasan more than 5 cm. And pag-declare ng closed season.
So, yun yung isa sa mga activities or management measures para makumbat o labanan yung IUU fishing. Okay. So, reportorial requirements. Nire-require na yung mga commercial fishing vessels na magkaroon ng report, especially monthly report, no? Kung ilan yung catch na ilan yung daily catch, spoilage na nasisira, kung gaano ilang oras nila ng isda, among others. And isa din doon is yung pagkaroon ng MCS, Monitoring Control and Surveillance System. So kung saan yung mga commercial fishing vessel, especially na nangingisda sa within and outside the exclusive economic zone, ay meron ng VMS or Vessel Monitoring System na patrack na kung saan nangingisda yung mga commercial fishing vessel na registered sa Pilipinas. So, citizen suit. So, pwede na yung through this, it promote no? The citizen's right to participate in decision making. So, pwede na sila dapat through mga public consultation, public forum. So, merong supposedly may karapatan. No? Didinggan yung process, especially yung mga affected stakeholders. So, strategic lawsuit against public participation. So, pwedeng yung mga concerned citizen, kung may gusto silang ireklamo, no, or gusto nila magkaroon ng pagbabago sa fishery regulations, so pwede sila mag-file. And merong additional na 21 prohibited acts na hindi na napasama sa R8550. So, define din yan doon sa R8654. Mas pinabigat yung mga kaparusahan and corresponding penalties. Yung fines is pwede nang umabot up to 90 million. No? Up to 90 million. Kasi during the R8550, ang pinakamalaki lang ng fines, for example, sa unauthorized fishing ay 10,000 lang. Confiscation of catching gears. Pero sa amended R8550, ginawa na up to 10 million. Merong 6 months imprisonment and the same day with the confiscation of catch and gears. Okay, so yun, except administrative cases, all cases involving violations of the Fisheries Code in its amendment are governed by the rules and procedure for environmental cases. So yun yung mga features, salient features na mas binigyang diin dun sa R18654. Okay. Question number 6. Okay, so hopefully matapos natin to on time. Okay. The following are considered as serious violations as stated in the amended Fisheries Code, except so A, fishing in a closed area or during closed season. B, fishing without a valid license, authorization, or permit. C, fishing of prohibited species. And D, fishing in defined migratory paths. Saan dyan yung hindi serious violation according to amended Fisheries Code? B. Letter D, sir. Migratory paths. Go, sir. Okay, so the correct answer is D. Okay. Lahat yan ay violations as stipulated under the Letter Fisheries Code. Pero, isa lang dyan ang violation na hindi considered as serious. Okay? According to definition of term, no? Item number 82, serious violation. So, serious violations are means any of the following violations of the provisions of this code. So, pag mayroong serious violation, mas malalim or mas mabigat yung penalty. And then usually, may kasama ang imprisonment. Okay? And then, 50 na fines. So, it include fishing without a valid license, authorization, or permit. Okay? Yung hindi nag-report ng catch, or kung nag-report man, unreported, or misreported. So, instead na 100 tons ang ilagay,
ginagawa lang nila 10 tons, 20 tons para makabawas lang doon sa tax or sa tawag ito, invoice, auxiliary invoice. So, fishing in a closed area or during closed season. Fishing of prohibited species, especially mga endangered species. So, fishing with the use of prohibited gears or methods. Okay. So, falsifying, concealing, or tampering with visual markings. So, binabago yung visual markings. So, pinapalitan, no? Yung evidence, or binabago yung evidence. So, hinaharas yung mga fisheries law enforcement officer in intimidate. Tiyatanggal, or dinidisable, no? In-off, dinaturn off yung visual monitoring system. And, nagkukumit ng multiple violations. Ibig sabihin, nag-violate na ngayon. After how many months, nag-violate ulit. Kahit na yung violation niya ay hindi serious, considered a serious violation. Pero kung repetitive violator siya ng iba't ibang klaseng fisheries activities, that is considered as serious violation. Okay. So, question number 7. This is a fishery policy by which a system of equitable resource use and allocation is established by law through fishery rights granting and licensing procedure as provided by the fisheries code. Is it open season, closed season, open access, or limited access? Limited access. Okay, so the correct answer is you are correct, limited access. So, pag sinabi ating limited access, hindi lahat pwedeng maka-access. Diba kasi yung, tawag ito, yung opposite ng limited access is the open access. So, open access, kahit sino pwedeng makapag-access. No, kahit taga-ibang lugar, taga-ibang munisipyo, so, taga-ibang barangay or province, pwede sa open access. Sa limited access, pwede mong ilimit lang sino na yung pwedeng mangisda. So, pwede ngang isang sa criteria is, okay, taga municipality A lang. No? Lahat ang residente ng municipality A, sila yung pwedeng mangisda. Or, kahit na may meron kang license at taga munisipyo ka, pero kung wala kang license, hindi ka rin pwedeng mangisda. So, nililimit lang yung pwedeng mangisda at kung sino lang yung may karapatang mangisda doon sa isang body of water. So, yun yung inaano ngayon ng limited access. Sino lang yung pwedeng mangisda. Okay. So, number 8. Which agency is responsible for registering fishing vessels with above 3 gross tonnage? The choices are local government unit, DNR, Marina, or BFAR? Marina. So, it should be BFAR. Ang LGU, responsible lang LGU pag-register ng mga fishing vessel na less than 3 gross tonnage. 3 gross tonnage. Okay. So, yung Marina, ang function ng marina, usually ang marina ay connected sila sa mga commercial fishing vessel. And sila usually nagbibigay ng certificate of seaworthiness. No, tinitingnan nila kung yung isang commercial fishing vessel ay pag lumayag ba ay hindi kasi hindi na siya seaworthy. No, mga ilang kilometro pa lang biglang nabiyak na o naniwalay-hiwalay na, so party na inspection. So, nagbibigay ng seaworthiness yung marina para at least mabawasan yung mga sea mishaps. Okay. So, yung Coast Guard, ang responsible naman nila ay for maritime search and rescue. And yung LGU, well, for example, dito nilagay ko lang yung ano ng Puerto Princesa. So, ang responsible ang LGU sa registration ng fishing vessel na less than 3 gross tonnage ang capacity, including yung pag-i-issue ng municipal fishing gear or license. It should be municipal. Okay. Number 9. Which of the following statements about fish pond disagreement or fish FLA is false?
So the first statement is FLA is renewable every 25 years. Second, the transfer of assignment of rights to FLA shall be allowed only upon prior written approval of the department. C, areas leased for fish pond purposes shall be no more than 50 hectares for individuals and 250 hectares for corporations or fisher folk organizations. And D, when leased dies, his heirs shall have preempted rights to the FLA for another 25 years. So, saan dyan yung mali? D, sir. Okay. So, ang A, is it correct? True or false? False. True, sir. True. So, FLA is renewable every 25 years. D? So, kapag nag-expire ka yung 25 years na FLA, i-renew siya for another 25 years. That is correct. Yung second, pwede ba i-transfer yung FLA, yung rights of FLA? Pwede ba i-transfer o hindi? Yes, sir. Pwede, sir. Pwede i-transfer yung FLA, pero kailangan ng renewal. Pwede, sir, pag namatay na. Pwede i-transfer yung FLA with a written approval from the Department of Agriculture or BFAR. Okay, pwede yun. Yung areas na pwedeng ipa-lease or iparenta, pag individual lang, maximum 50 hectares. Pag corporation or fisher folk organizations, maximum ng 250 hectares. That is correct. Pag namatay ba ang tawag ito, ang lessee or yung may or nakapangalan sa kanyang FLA, pwede bang manahin ng mga heirs niya or tagapagmana yung FLA for another 25 years? No, sir. No. Okay, so it should be? No. For example, ako, namatay ako, kapag interesado yung anak ko na i-develop or ipagpatuloy yung fish pond operation na cover ng FLA, pag namatay ako, yung anak ko, sila yung mayroong karapatan ipagpatuloy yung FLA, pero hindi na for another 25 years. Kung alin na lang yung, ilan na lang yung unexpired term. For example, sa 25 years, in the 11th year, namatay ako, so ang tira ay 14 years, so yung mga anak ko, 14 years na lang nilang pwede ma-enjoy yung FLA. Hindi another 25 years, kundi yung remaining na years na hindi nagagamit yung FLA. So ang tamang sagot dyan ay D. So the rest are correct except for the choice D. Okay. So dito, section 46 is about the list of fish ponds. So lahat ng pinagsasabi ko kanina, yung discuss natin, if you can check, you can check it in section 46. Doon nakalagay kung ilan yung maximum number of hectareage na pwedeng arkilahan or ilis ng individual, which is 50. No, sa corporations or fisher folk organization, which is 250. And dapat, no, according doon sa pinirmahan ang FLA, dapat within 3 years producing in a commercial scale na yung fish pond. Kapag hindi nagpo-produce, pwedeng i-revert back to the public domain. Hindi pwedeng meron kang FLA at paparentahan mo rin, no, sa iba. So bawal yun. So pag na-discover yun, pwedeng makancel yung FLA. Okay, so yun yung mga some of the important provisions doon sa section 46 or the about list of fish ponds. Okay, question number 10. So ano na tayo? 1/5. Or sa tayo 1/5. So this law is also known as the Expanded National Integrated Protected System. What is this? So options are A, 11038, RA 9147, RA 11398, or RA 10654. Republic Act number 11038. So the answer is A. So RA 11038.
So yung RA 9147, ito yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So usually yan, medyo controversial din ngayon kasi sa possibly lahat ng anything na kinuha natin from the aquatic resources, kailangan merong permit. Unless for subsistence or sustenance fishing. Okay, yung RA 11398 enacted in 2018, ito na yun an act regulating the practice of fisheries profession in the Philippines. Okay, RA 10654 enacted in 2015, ito yung amended fisheries code of 1998, no, inamend yung RA 8550. So yung sinunda ng before ng RA 11038, yung NIPAS Act, which is RA 7586, yung sinusunod. Pero inamend lang yung certain provisions doon, may dinagdag lang ng mga certain protected areas na hindi cover ng NIPAS Act. So yun lang yung ano nun, rationale. Bakit merong INIPAS Act? Okay. So, which of the following activities is prohibited in Philippine waters? A. Capture of parrotfish in coral reefs. B. Use of purseine in municipal waters. C. Capture of seahorse in seagull. And D. Use of fine mesh net in catching alamang or acetes. C. Capture of seahorse in seagull. Okay. C. May iba bang sagot? C, sir. Okay. So, pinagbabawal ba yung pagkuha ng mulmul sa coral reefs? B, sir? Pero B. Pinagbabawal ba yung pagkukuha ng mulmul sa coral reefs? Hindi po, sir. Hindi po. Ina-encourage lang po na kung pwede hindi kunin. So, unless yung coral reefs ay MPA. Diba? Kung ang coral reefs ay part ng MPA, bawal manghuha ng isda ng kahit anong klaseng isda. Okay. So yung may mga kumakalat na yung parrotfish daw, huwag daw hulihin yung parrotfish kasi sila ay beach former, kasi nga nagre-release sila ng mga sand, kinakain nila yung mga dead corals o kahit na mga yung mga coral polyp, nilalabas sila ng buhangin. Walang existing law na nagbabawal na kunin sila. Ini-encourage lang na huwag hulihin. So, ibig sabihin, hindi siya prohibited. Bawal ba ang paggamit ng purseine sa municipal waters? Hindi. No, sir. Depende, sir. Depende. Depende sa municipio, sir. So, depende sa LGU kung pinapayagan. At kung pinapayagan from 10.1 to 15 kilometers lang, or less than 7 fathoms yung lalim. So, ibig sabihin, pwede siya. Depende sa LGU. Or more than 10. Okay. Yung use ng fine mesh net sa pagkuha ng alamang, pinapayagan o hindi pinapayagan? Pinapayagan, sir. Pinapayagan, sir. Pinapayagan. Okay. Yung pagkuha ng seahorse ng sikaw? No. Bawal, sir. Bawal. Bakit sila bawal? Ano yung batas na nagsasabi? Philippine Wildlife Act. Okay. So, pwede yung RA 9147? So, pwede gamitin yun? So, pwede gamitin din yung section 102 yata, sir. Okay. Yung 102. Yung section 12 is about protection of rare, threatened, and endangered species. Okay. And then yung section 102, pinagbabawal yung pagkuha ng mga rare, threatened, or endangered species. No? And then, nakalagay doon sa dulo ng R18654 sa one of the appendices, andoon yung mga usual, yung mga rare, threatened, or example ng mga rare, threatened, or endangered species. Okay, so example. Lahat ng seahorse species, so, bawal. Especially yung dugong. So, bawal yan sila. So, dito sa ating question, ang ipinagbabawal lang ay yung pagkuha ng seahorse and ang sikaw. Okay.
So, number 12, which of the following are members of fishery law enforcement team? So, we have the PNP Maritime Group, the Philippine Coast Guard, the Barangay Tanod, or the fisheries staff? A. Okay. A, sir. A. 1 and 2 only, 2 and 3 yes. only, 2 and 4 only, or 3 and 4 only? 2 lang. Okay, sir. Okay, it should be letter A. A. A, sir. 1 and 2 only. Ngayon, saang, anong parte ng R8654 ang nagsasabi kung sino lang yung, sino yung member ng fisheries, fisheries law enforcement team? Yan ay nakalagay sa section 158. Sa section 158, nakalagay doon, persons and deputy, deputies authorized to enforce this code in other fishery law, fishery laws, rules, and regulations. So, nakalagay doon, the law enforcement officers of the department. So, kasama dyan yung mga, di ba yung may F-League? Yung sa BFAR. So, kasama yan. Yun yung law enforcement officers ng department. So, yung Philippine Navy, Philippine Coast Guard, the PNP, the Maritime Command. So, yung law enforcement officers ng mga LGUs. Number so, yung mga bantay dagat. So, kasama yan sila. And other government enforcement agencies. Maliban doon, pag sa civilian, pwedeng maging part ng fishery law enforcement team kung sila ay nakapag-undergo ng training sa law enforcement at sila ay naging deputized fish warden. So, kung deputized fish warden ka, so part ka ng fishery law enforcement team. Pero, yung mga pwede mong gawin is limited lang compared na sa pwedeng gawin ng Navy, Coast Guard, tsaka ng PNP. So, kahit na deputized fish warden ka, hindi mo pwedeng i-detain ng matagal yung nahuli niyong fishery law violator. So, kapag nahuli yan, dapat diba, i-turn over sa proper authority. Kasi kapag kinulong niyo yan, na hindi kayo police or hindi kayo, ano, pwede kayong kasuhan ng illegal detention. No, para may certain period na yun eh, na pagkahuli nyo, dapat i-turn over nyo kaagad sa proper authority. Okay. So, ang member ng Philippine Maritime Group, yes, member sila ng Law Enforcement Agency. Ang Philippine Coast Guard, yes, member sila ng, because they are Law Enforcement Agency. Ang Barangay Tanod, no, unless deputized. Kung deputized sila, pwede. Yung fishery staff ng MAU, so hindi sila part ng fishery enforcement team unless na-deputize sila. Okay, maliwanag ba yun, guys? Okay, po, sir. Okay, so kahit hindi ka naman police, kahit hindi ka naman coast guard, hindi ka naman Navy, kung nakapag-undergo kayo ng training on law enforcement at na-deputized. So, meron ng deputized fish warden, meron na yung mga, ano ko, meron yung mga chapa-chapa eh, may mga ano. So, pwedeng i-enforce. Pero yun na nga, limited lang yung mga pwedeng gawin ng mga deputized fish warden compared doon sa other law enforcement agency na mandated to enforce the fishery laws. Okay. So, question number 13. 100 gross tonnage fishing vessel registered in Bohol is seen for the first time fishing 6 km west of Manila Bay. When apprehended, the Philippine Coast Guard team found out that the vessel is using a gillnet with the 2.5 cm mesh size, catching sea turtles, dugong, blue marlins, and yellowfin tuna. They tried to bribe the PCG member by paying 150,000 pesos, but the latter refused. How many complaints can be filed to the violators? Or how many violations you na-commit? So, 4, sir. 2, 3, 4, or 5? 3, sir. 4. 4, sir. 4. Merong 3, merong 4. 4. 4. 2. 4. Merong 3, merong 4. So, ano yung mga violations na yun? Yung 6 kilometers.
So, apat. Diba? Apat. So, isa-isayin natin kung ano yung apat na yun, ha? No, violations. So, what are the violations? Una, fishing 6 km west of Manila Bay. Tandaan, na yung violator ay 100 gross tonnage. Ibig sabihin, isa, commercial fishing vessel. Kung ang commercial fishing vessel, pwedeng magmaniobra or mag-fish siya municipal waters kung 10.1 to 15 kilometers. At pinapayagan sila ng LGU. Kung hindi sila pinapayagan at nangisda sila, that is a violation according to Section 86 or unauthorized fishing. So, yun yung first violation. Ano yung sunod na violation? Fine mesh net, sir. Okay. Yung the use of fine mesh net. No? So, using gill net. So, ang gill net, dapat more than 3 cm yung mesh size. Pero may mga certain exemptions. So, ang gill net ay hindi kasama dun sa exemption kasi hindi naman nakasaad kung ang ginamit siya for catching anchovies or yung mga maliliit na isda. So, ang nakalagay lang doon, ang nakita sa bangka or sa barko ay mga tambakol, di ba? Yung mga sea turtle, among others. So, guilty siya ng pag-violate ng use of fine mesh net. Tama ba? Yes, sir. Okay, ano yung pangatlong violation? Catching of dugong. Okay. Sea turtle. Yes, correct. Catching of sea turtles in dugong are prohibited under Section 102. The fishing or taking of rare, threatened, or endangered species. So, okay lang yun yung dalawa na hindi nakuha nila. Well, hindi naman bawal yun kasi ano yan, allowed. Pero yung nakakuha silang turtle in dugong, so violation na yun sa Section 102. And ano yung pang-apat? Suhulan, sir. Yung suhulan niya. So, ano yun? Ng... Bribery. Okay, parang so, suhulan. Suhulan. Bribery. So, bribery. So, sinusuhulan para pakawalan. Sinusuhulan yung PCG member na nakahuli para pakawalan. So, that is about violation of Section 115, Obstruction to Fishery Law Enforcement Officer. So, in obstruction, hindi lang yung tawag ito yung pinipigilan mong arestuhin, kundi kasama na rin yan yung mga activity. Parang ang dami pang paligoy-ligoy para pigilan mo na arestuhin yung nag-violate. So, that are the four violations na commit nung fishing vessel. So, nag-agree ba tayo dun sa mga violations? Meron bang additional violation? Or meron ba dyang hindi dapat isama sa violation nila? Wala po, sir. Okay, agreeable naman. Yes, sir. No, kasi at least para sa mga susunod, meron kayong idea kung ano yung mga possible na mga violations. With regards to, kung titignan natin doon sa R8550, 10654-10. Okay, 14. Which of the following is an example of external manifestations of fish caught by explosives? So, blood oozing in the operculum, ruptured swim bladder, presence of blood in the abdominal cavity, or dislocated vertebra or vertebrae. Letter A. Letter A. The answer is letter A. A. Okay. So, bakit letter A? No, kasi usually, ang operculum, lumalabas yung dugo sa operculum. Ang operculum is an external. No? External. And yung swim bladder, since hindi nyo nakikita ng mata nyo, unless itisect, that is internal. So, kapag mayroong ano sa abdominal cavity sa tiyan, sa loob, no? So, and yung vertebra, so, dislocated, ibig sabihin, nabali or hindi na nasa tamang pwesto yung vertebra, so, yun ay internal. So, yung blood oozing in the operculum or lumalabas sa operculum is an example of external manifestation of fish caught by
exclusives. So usually, yan yung mga unang tinitingnan eh. So sa mga deputized fish warden, sa mga fisheries inspector, so isa sa mga pinapag-aralan yan, yung mga, ano yung mga tendency or ano yung mga signs na ang isang fish, isang grupo or isang fish ay caught using poisonous or using explosives and the likes. Okay, number 15, the renewal of a 2.8 gross tonnage fishing vessel license shall be every blank years. 1, 2, 3, 5. 1, sir. 1 year? Okay. 2, 3, 4, sir. 2? Medyo nag-ano, kasi medyo in-expect ito, madali. So, in-expect ito na madali. Ngayon, nakita ko, yung tamang sagot, konti lang yung, konti lang yung nakakuha ng tamang sagot. So, in-accept ko ngayon kung ano yung reason bakit hindi nakuha yung tamang sagot. Diba? So, unang question, sino ba yung una? Sino ba yung nag-register ng fishing vessel na mayroong 2.8 gross tonnage capacity? LGU, sir. LGU po, sir. Yes. LGU. And usually, pag LGU, ang registration ng bangka nila ay every year. Every year. Every year yung pag sa LGU. Every 3 years lang kapag mga commercial fishing vessel. Pero pag LGU talaga, usually, pag less than 3 gross tonnage, yan ay 1 year. Every year. So, again, yung registration or licensing ng mga fishing boat, kapag less than 3 gross tonnage, LGU yan ang nag-register at every year yung registration. At kapag more than 3 gross tonnage, yung BFAR, yung mandated para mag-register ng commercial fishing vessel, and usually every 3 years yung registration ng commercial fishing vessel. Okay. Number 16. What do you call the research, collection, and utilization of biological and genetic resources for purposes of applying the knowledge derived there from solely for commercial purposes? Traditional use, bioprospecting, aquaculture, or capture fisheries? Letter B po, sir. B, sir? So, bioprospecting. Saan batas to pwede makita? Yung definition of terms na to. Saan niya pwede makita yung definition? Wala siya sa R18654. I think wala siya sa R18654. So, mababasa niyo yan sa RA9147. Okay, ang tamang sagot dyan ay bioprospecting. So, pag sinabi natin yung bioprospecting, no, kaya minsan, ano rin yung mga yung government natin, yung mga especially kapag may nakikipag-partner sa local scientist na hindi dumadaan sa MOA or yung proper protocol. Kasi pag sinabi natin bioprospecting, mayroong foreign national nag-research sa Pilipinas. Kunyari, ang purpose niya is for collaboration. Na-research siya ng particular na product or ng particular na resources. And then, naka-discover siya na yung resources na yun ay pwede palang, let's say, pampabata. Or pwede palang pampahaba ng buhok. Or pampatangos ng ilong. So, yung bioprospecting. And then, ang gagawin, as if tinitreat niya as his own yun. So, nakakollect siya ng data doon. Yung data na yun, ginamit niya sa isang pharmaceutical companies without the, tawag ito, yung hindi pumayag yung partner, kung yan sa Pilipinas, yung local, and local partner, and then, nagkaroon ng mass production for commercial purposes, ibibenta. So, yun yung tinatawag na bioprospecting. So, yun yung iniwasan na ng Philippine government na maging ground, no,
ng bioprospecting yung Pilipinas, kung saan instead na tayong makinabang yung ibang nationalities yung nakikinabang ng mga research conducted dito sa Pilipinas. So, hindi mo kayo kasi may iwasan, may mga certain mga foreign scientists na iba yung motive. Na instead na for collaboration, meron palang hidden, no? Hidden motive. So, pag sinabi nating traditional use as defined by RA 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, so, pag sinabi natin traditional use, the utilization of wildlife by indigenous people in accordance with the written or unwritten rules, usage, customs, and practices traditionally observed, accepted, and recognized by them. Kaya medyo, ano to eh, kunyari, may isang particular na species, endangered na siya. Pero yung species na yon ay ginagamit ng isang tribe. Let's say, example lang, igurot. Isang tribe, igurot. Ginagamit nila for ritual. Ritual. So, kahit na endangered siya, pwedeng, tapos kinuha ng igurot, yung species na yon, magkakaroon siya ng immunity kasi nga, yung species na yon ay ginagamit nila traditionally for rituals. So, traditional use yun. So, pwedeng hindi makulong or mahuli yung kumuha ng endangered species kapag ginamit niya yon for rituals or traditions in accordance doon sa tribe nila. Kahit na nakasulat or hindi nakasulat kung part ng kanilang ritual or tradition, so hindi yun siya makukonsider as violation. Yun yung ibig sabihin ng traditional use. So, well, yung aquaculture, alam naman natin na fishery operations involving all forms of raising and culturing fish and other fishery species, whether in freshwater, brackish and marine areas. And pag sinabi natin capture fisheries, so it refers to all kinds of harvesting of naturally occurring living resources, whether in marine and freshwater environments, and can be classified as to municipal or commercial fisheries. Okay. Number 17, which of the following, the section 93 of R8654 prohibits the use of fine mesh net in fishing? It states that the use of fine mesh net is prohibited. Which of the following gear is exempted from such provision? So, ring net, drift gill net, travel net, or fish traps? Fish traps. Fish traps po, sir. Fish traps, sir. Okay. Usually, ina-apply ang fine mesh net pag active gear. Usually, ang fine mesh net ay nag-aano siya pag fine mesh net. Pag active gear. Kasi as much as I know, pag passive yung gear, kahit maliit yata yung pag fine mesh net yata, parang hindi yata siya part ng violation. If I'm not mistaken. So, ang tamang sagot dyan, supposedly ay ring net. Diba? Kasi, according to section 93, the use of fine mesh net, so, it is unlawful to engage in fishing using nets with mesh size smaller than which may be determined by the department. So, according to FAO or Fisheries Administrative Order 155 as amended by 155-1, ang allowable is more than or at least 3 cm. Maliban na nga lang doon sa first seine at saka doon sa ring net. No? And the prohibition on the use of fine mesh net shall not apply kung ang captive target ay fry, glass eels, ilvers, tabios, alamang, and other species that by nature are small but already mature, including yung mga dilis. So,
Kapag may nakitang fine mesh net sa fishing vessel kahit hindi nakitang ginagamit or nakalatag, nakita lang sa bangka na may fine mesh net, isa yung prima facie presumption na ginagamit ng fisherman yung fine mesh net na yun sa pangisda. Gamitin niya man o hindi, makita yun sa bangka, violation yun ng ng Section 93. Yung certain exemptions ay yung paggamit ng net na ang target species ay yung padas, yung mga fry to na mga danggit, bangus fry, sugpo fry, banak fry, glass eels and elvers, other immature species, ano pa, yung pagkuha ng mga aquarium or ornamental fish, yung pagkuha ng mga alamang, no, tabio, sinarapan, dilis, and snail. And kapag ginagamit siya ng ring net, kung saan yung ring net or ang purse net at saka bag net, na ang mesh size is usually 1.9 cm, mas mababa. Okay? Provided na kung gagamit ng ring net or ang purse net, dapat meron siyang mga bycatch reduction device or juvenile reduction device para at least yung mga mas maliliit na species ay hindi pa mahuli or maliliit na individual. Pero yung mga paggamit ng mga exempted na mga fishing gear na ito ay kailangan pa rin ng certain na license or permit. So kahit na gumagamit ng sudsud para mag-capture ng mga fry, kung walang lisensya yung sudsud para manghuli ng fry, ng bangus, o ng sudpo, that is, kahit nasabihin nila ginagamit na yung pangkuha ng bangus fry, kung walang lisensya or license, that is still a violation of RA of Section 93. Okay, so as much as I know, correct me if I'm wrong, kahit na ang fine mesh net yung ginamit sa fish trap, that is still allowed kahit hindi siya kasama doon kasi hindi siya active gear. And as far as I know, yung fine mesh net ay primarily sa active gear siya ipinagbabawal, not for the passive gear. So correct me if I'm wrong with that notion. Okay, question number 18. So, the monitoring, control, and surveillance of the Philippine waters is promulgated in blank of the Fisheries Code. So, Section 14, Section 18, Section 22, or Section 26? In Section 14, po, sir. Okay. In Section 14. Correct. Section 14. So, yung Section 18, hinatakal niya yung users ng municipal waters. Okay. Yung Section 22 is about the demarcated fishery right. And Section 26 is about the commercial fishing vessel license and other licenses. Okay, question number 19. Which of the following is not a function of BFAR? A. Prepare and implement a comprehensive national fisheries industry development plan. B. Issue licenses for the operation of commercial fishing vessels. C. Issue identification cards free of charge to municipal fisher folks. And D. Provide extensive development support services in all aspects of fisheries production, processing, and marketing. Saan dyan yung hindi function? Letter C. Yung apat na yan ay function ng BFAR. Yung letter C, yung pag-issue ng ID cards free of charge sa municipal fisher folk ay function or mandate ng LGU. LGU. Local government unit. Okay, so according to, pinutak ko na yung section 2 eh. Section, basta, section, kalimutan ko na. Ito yung mga functions. Actually, nakalista doon, 26 yung functions ng BFAR. Pero, anulin natin yung mga common, usual na ginagawa talaga nila. So, yung common na
function ng BFAR is yung mag-issue ng license para operation ng commercial fishing vessel. So, mag-issue ng ID cards para sa mga commercial fisher folks. So, nag-monitor and nag-review ng joint fishing agreements between Filipino citizens and foreigners who conduct fishing activities in international waters. So, mayroong nag-establish and maintain a comprehensive fishery information system. So, kaya yung BFAR, sila usually nag-lead ng fisher folk registration or FISHAR, tsaka yung boat and gear registration or yung boat R. So, sila usually meron yan silang database with that. So, provide extensive development support services in all aspects of fisheries production, processing, and marketing. So, yung mga extension activities ng BFAR includes yung mga aquaculture, no, yung mga sa seaweed farming, sea cucumber farming, milkfish farming. So, nagbibigay sila ng mga extension activities and also yung mga post-harvest activities, no, processing and marketing. So, nagbibigay sila ng technical assistance, no, sa mga interested participants and yung mga LGU, paano ma-improve yung catch from improve yung quality ng fish from the time it is caught. So, pag mga exported and imported commodities, sila yung usually yung, sa kanila usually yung mandated. Enforce all laws, formulate and enforce all rules and regulations governing the conservation and management of fishery resources except in municipal waters, kasi sa municipal waters, ang may jurisdiction dyan is yung LGU niyan. Okay. So, yun yung mga isa. And then, kapag yung LGU ay nangailangan ng tulong, nag-ask ng technical assistance, so, one of the functions of BFAR is mag-provide ng technical assistance or capability trainings doon sa LGU. Okay? Isa rin sa function nila is yung pag-train and pag-deploy ng fisheries observers ng mga Philippine flag fishing vessels na nag-engage ng sa commercial fishing sa Philippine waters or sa distant water fishing. Kaya mayroon tayong mga fisheries observer training na BFAR yung nagpapatraining. Yun lang yung usually yung mga usual or importanting functions ng BFAR. Okay. So, question number 20. Which of the following substances is allowed to be used in fishing under Section 92 of the Fisheries Code? The options are tubli, cyanide, rotenone, or probiotics. Cyanide. B, sir. D. B, sir. Tubli. Pinapayagan ng Section 92 of the Fisheries Code. Probiotics, sir. D? Pinapayagan. Letter B, sir. D. Pinapayagan na. The answer is? D. Okay. Probiotics. Probiotics. Okay. Initially, ang paggamit ng tubli, cyanide, and rotenone ay ipinagbabawal. Cyanide, bawal talaga ang cyanide. Ang tubli, especially sa fishing ha, kasi ang sagot yan is sa fishing. Ang tubli at ang rotenone ay pinapayagang gamitin pero usually for fish pond purposes lang. Kasi we know naman yung tubli at saka rotenone, meron silang piscicide and molluscicide effect kung saan yung mga unwanted fish, yung mga pesting isda, or yung mga unwanted na mga mollusk ay pinapatay nila. So kung ang function, ang purpose mo ay to eradicate pest and unwanted species, pwedeng gamitin yung rotenone tsaka tubli sa fish pond and make sure na hindi dapat ma apektuhan yung surrounding ng fish pond na merong existing wildlife. Pero kung gagamitin siya for fishing, yung tubli at rotenone ay ipinagbabawal. Okay, malinaw ba 'yon? Sa fishing, po, sa fishing bawal ang tubli at saka rotenon. Pero kung gagamitin siya to eradicate pest and unwanted species doon sa fish pond, pwede siya. Sa fishing lang siya, bawal. Yung probiotics, well, alam naman natin,
yung probiotics, ano nga yung ano ng probiotics? Parang antibiotics. So, yung antibiotics, isang gamot, pinapatay yung mga bakterya. Yung probiotics, bakterya na pumapatay yung ng kapwa niya, bad bakterya. Diba? Kasi hindi naman lahat ng bakterya, bad. No. Meron namang Yakult. Kasi yung Yakult daw ay good bakterya. So, Yakult is an example of probiotics. So, yung paggamit ng probiotics with a accepted method is pinapayagan naman. Okay. So, nakalagay doon sa section 92, fishing through explosives, noxious or poisonous substances or electricity. So, pinagbabawal yung pagkuha, no, ng mga fishing resources kung ginagamitan ng explosives. Ano ba yung example ng mga explosives? Dynamite? Dynamite, sir. Ano pa? Bongbong? Diba? Bongbong. Yan, yung mga, yung bongbong kasi is para ano yan eh, ano yan eh, may nitrate yan eh, yung ano ng fertilizer yan eh. So, yan. Or yung usually, mas, ano daw na term gamitin, blast fishing compared sa dynamite fishing. No, kasi kapag dynamite fishing ang sinabi mo, pinagbabawal mo lang yung paggamit ng dynamite. Pero hindi mo yung pinagbabawal yung paggamit ng bumbong. Kasi yung bumbong, hindi naman siya dynamite. Kaya usually, ang general term dyan is blast fishing. So, it will include dynamite yung paggamit ng bumbong. Yung noxious or poisonous substances, so cyanide, tubi, or retinol, kung saan pwede lang mapatay, maparalyze, or mastify yung mga fisheries or fishery resources. So, exemption, pwedeng gumamit ng explosives, noxious, or poisonous substances for research and educational or scientific purposes only. Pero kailangan ng endorsement galing sa LGU. So, kapag yung sinabing, ay, ginagamit po namin itong bongbong or tuble for research and scientific purposes only. Bilang fishery law enforcement, maniniwala ka ba o hindi? So, kung sinasabi niyang for research, educational or research purposes, scientific purposes only, una mong hanapin, meron bang permit? So, kung may permit sila, kasama sila sa exemption. Pero kahit nasabihin lang for research and educational purposes only, kung wala namang endorsement or permit galing sa LGU, that is still a violation. Okay. So, ano pa? Pwede gamitin yung poisonous substances kung papatayin or tatanggalin yung predators and pests sa fish pond in accordance with the accepted scientific practices and without causing adverse environmental in the neighboring waters and grounds. Okay. So, yun yung sinasabi ng section 92. Okay. So, sa section 92 din, nakalagay doon, kahit hindi mo ginamit, actual na ginamit, yung dinamita, nakunan ka lang, nakitaan ka lang ng dinamita or ibang pampapasabog o ibang chemicals na mayroong na pumuputok, that is a prima facie presumption na ginagamit mo yun for dynamite or for blast fishing, illegal fishing. So kapag mayroong fishing vessel na mayroong isda, kinakargahan ng isda na nakuha ng sa blast or sa poison fishing, kahit hindi actual na nakita na ginamit yun siya, pag huli ng mga isda is a prima facie presumption na ginagamit yun siya for illegal fishing. Now, for example, si Juan, meron siyang bangka. Si Pedro, meron din siyang bangka. Ngayon, si Juan, nag-illegal siya. Gumamit siya ng bumbong. Kuha niya yung isda and then nakita niya, hinahabol siya na ngayon Coast Guard. So ngayon, ititransfer ni Juan sa bangka ni Pedro yung huli niya. So ngayon, nung nahuli si Juan, wala na yung huli at tawag yung mga isda sa bangka niya, nandun na pala kay Pedro. So kahit si Pedro, hindi siya yung nanguha ng isda na galing sa bumbong,
Pero kung makita na nandoon sa bangka niya yung mga isda na yon, pwede pa rin siyang makasuhan. Kasi prima facie presumption yun na siya ay involved doon sa blast fishing. Okay, so ang pinagbabawal according to section 92, yung actual na paggamit ng explosives, poisonous or obnoxious substances, yung hindi mo man gamitin pero nakunan ka, parang yung illegal possession of firearms, kahit hindi mo gamit, ginagamit yan, basta't meron ka yan, that is a violation. Or possessing, kapag binenta mo sa market, no, or hindi mo man binenta, meron kang illegally caught fish or taken fish, that is violation according to section 126. Okay, are you still there, guys? Yes, sir. Okay, sorry, medyo yes, sir. Boring yung yes, ating Medyo break time, sir. After question number 25, let's have a break. Okay lang ba? Tapos sila. Letter D, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay po. So, when was the amended fisheries code or R810654 lapsed into law? Letter D? Letter D, sir. Letter D, sir. Okay po, sir. Letter D. So, D. Ito yung timeline. No, for example, yung R8550 na approved siya noong February 25, 1998. So, ang nag-approve doon ay si President Ramos. Before ng R8550, yung ginagamit na batas yung PD704 or the Philippine Fisheries Code of 1975. And then na-amend, yung ginagamit natin ngayon is yung R8654. Kung saan yung R8654 galing siya sa House Bill number 4536. And then nung na-approve sa lower chamber of Congress, pinasa sa Senate. So na-approve dun sa Senate, no, House through House Bill 2414, in-endorse sa presidente. That time ang presidente ay si tawag ito? Si Aquino. Okay? So sinubmit siya sa kay President Aquino noong December 1, 2014. And by law, kapag isinubmit, no, isinubmit yung batas ng walang action yung President, hindi niya yung pirmahan niya man o hindi, magiging batas yun. Unless, ibibito niya. So, pag sabing ibibito, isasang tabi. Pipirmahan niya na ibibito ko muna to. Pero kapag wala siyang action na ginawa, usually, magiging batas yun. Nag-lapse into law siya noong February 27, 2015. Naging effective a month after yung RA-10654 ng March 24, 2015. Pero, yung effectivity ng implementing rules and regulation noon lang October 10, 2015. So, gumawa pa ng 6 months, so, gumawa ng implementing rules and regulation after 6 months noong October 10, doon na naging effective yung IRR. So it comprised 10 chapters and 167 sections. Okay, so yun. Yun yung complete title. Okay. So question number 22. Which of the following activities are prohibited? So statement 1, possessing explosives, poisonous substances and fishing. 2, gathering semi-precious and precious corals. 3, capturing sabalo and other mature spawners. So options yan, all statement. B, all statements except statement 1. C, all statements except statement 2. And D, all statements except statement 3. Saan yan yung pinagbabawal? Letter A. So D, A, all statements. So according to section 92, so yung pag-possess na explosives and poisonous substances in fishing are violation. Section 96 also prohibits the gathering of semi-precious and precious corals. And section 100 prohibits the capture of sabalo and other mature spawners. Ano ba yung sabalo? Mother of Bangus. Ano yung size para makonsider siya as sabalo?
60 cm? Ilan? 60 cm? 60 cm. Yes. So at least 60 cm or 0.6 meter makonsider na sila as sabalo. And usually they can attain that in 4 to 5 years depende sa ano, sa condition. So 23. It is unlawful to engage in fishing in municipal waters and in all bays as well as other fishery management areas using active fishing gears as defined by R18654. Which of the following fishing gears is an exemption? So 1, push net or sunsud. 2, drift gill net which is 800 meters long. 3, ring net. 4, troll. So options, A, all statements are exempted except statement 1. B, all statements except statement 2. 3, C, all statements except statement 3. Or D, all statements except statement 4. D, sir? D, sir. Okay, lahat yan ay exemption ng active gear except sa or troll. Yes, sir. Okay. So, naano na to. I think naano na to kanina. Discuss na yung about sa use of active gear. Okay? So, pag sinabi natin active gear, fishing gear, there are fishing device characterized by the pursuit of the target species by towing, pushing the gears, surrounding, covering, dredging, and scaring the target species to impoundments such as but not limited to troll, persians, danisins, paling, and drift gill net. So, exemptions. Okay, yan. Okay, number 24, statement, section 102, states that it shall be unlawful to fish or take, catch, sell, gather, purchase, possess, transport, export, forward, or ship out aquatic species listed in Appendix 1 of CITES or those categorized by the IUCN as threatened and determined by the department as such. Which of the following aquatic species are allowed to be taken? So, A, dugong-dugon. B, Epinipilus fuscogutatus. C, Hippocampus guda. Or D, Chilomyamitas. B, sir. B, sir. Epinipilus. Lapu-lapu. So, B. Lapu-lapu. Lapu-lapu yan, diba? Tiger. That is a tiger grouper. So, yung dugong or dugon, dugong-dugon, pinagbabawal yan na hulihin or capture according to CITES Appendix 1. Yung Hippocampus guda, yung mga seahorse, that is included in the CITES Appendix 2. And then yung Chilomyamidas or yung green turtle ay included siya sa CITES Appendix 1. Okay, so yan sila ay ipinagbabawal na hulihin. Okay, and this is the last question for the first half. After this, we will have a break. So, which of the following fishing activities are destructive to coral reefs? So, fish pots, muruami, handline, or danisin? Muruami and danis. So, D, sir. 2 and 4. Both 2 and 4. Muruami and danisin. Okay. So, fish pots, usually, wala naman silang tawag ito. Wala naman silang negative effect. And yung handline, wala naman silang negative effect. Usually, may negative effect lang sa coral reefs is yung murami at yung danisin. Kaya sila yung pinagbabawal sa municipal waters. Question number 26. So, I think na-discuss na rin natin to
medyo madali na to siya sagutin. So, which of the following determines the license fees of fishery activities in municipal waters? So, yung option dyan ay LGU, BFAR, DNR, or BIR. LGU. Okay, yes, LGU. So, basta any activities na related or within sa jurisdiction ng LGU, municipio, municipal waters, ay LGU yung nag-conduct, including yung pag-determine ng license fees. So, pag may karoon ng difficulties sa pag-implement, no, that's the time na pwedeng humingi yung LGU ng tulong sa BFAR, pero primarily, it is the jurisdiction of the concerned LGU. Okay. So, section 6 of RA 36546 is about the fees and other fishery charges. So, ano pa nakalagay doon sa provision na yun? So, nakalagay doon na ang rentals for fish pond areas covered by FLA or other tenurial instrument and license fees for commercial fishing vessel ay usually nag-determine yung department. So, in this case, yung Department of Agriculture through the BFAR. And any activities na beyond municipal waters under yun ang BFAR. Pero yung license fees of fishery activities within the municipal waters ang nag-determine doon ay yung concerned LGU, pero kailangan ng consultation with PharmSys. So we know na yung PharmSys ay council, so ibig sabihin yung pag-council siya, it is a multi-sectoral. So hindi lang LGU yung member doon, kundi yung mga from the private sector, from the NGO, and from the municipal, from the fisher folk, no? Either commercial fisher folk or the municipal fisher folk, including the youth and the women sector. So pwede mag recommend ang appropriate license fees yung mga pharmacy doon sa LGU. Okay, question number 27. According to section 86 of the Fisheries Code, it shall be unlawful for any person not listed in the registry of municipal fisher folk to engage in any commercial fishing activity in municipal waters. Which of the following is is the exemption for this provision? So, A, the use of fishing vessel with less than 3 gross tonnage. B, for daily food sustenance. C, use of bio and fishing. Or D, fishing without the use of a fishing vessel. Ano yung tamang sagot? Letter B, sir. Okay, so, repeat natin yung question na. So, according to those, sa section 86, it shall be unlawful for any person na hindi nakarehistro sa municipal fisher book na mag-engage ng commercial activity, fishing in commercial in municipal waters. So, which of the following is the exemption for this provision? Okay. So, ang tamang sagot ay? Letter C, sir. Letter D. Lahat yan ay bawal except B, for daily or food sustenance. Kung mangiisda ka, kung hindi siya for pang-ulam-ulam lang, kung ang intention mo ay for profit, ibenta mo siya sa market after, that is considered as at kung wala kang lisensya, that is considered as unauthorized fishing. Pero kung mangiisda ka, ang purpose mo ay pang-ulam, kahit na wala kang lisensya at hindi ka listed sa registry of municipal fisher folk, yan ay pinapayagan. Hindi siya magiging makoconsider as unauthorized fishing. Okay, so ang nakalagay sa section 86 about unauthorized fishing, the capturing or gathering or to causing the capture or gathering of fish, fry or fingerlings of any fishery species or fishery products without the license or permit from the department or LGU is prohibited. So, kailangan mayroong license or permit or nakalagay sa registry of fisher folk. Except, kung ang purpose mo, no,
I for daily food sustenance or for leisure. Pag sinabi natin for leisure, yung parang ano lang ba? Katuwaan lang ba? Mangisda ka dyan, pampalipas ng oras, pag may mahuli, maganda, pag wala, okay lang din. Yung sabi ng leisure fishing. So, exemption dyan is kung ang purpose is for daily food sustenance, which is not commercial, not for commercial, occupation, or livelihood purposes. Maybe allowed. Okay, so kahit nangisda ka, na wala kang ginamit na fishing vessel or gumamit ka ng fishing vessel na rig this tonnage or gumamit ka ng payaw sa fishing, kailangan mo pa rin ng license or kailangan mo malista sa registry of municipal fisher pong para payagang mangisda sa municipal waters. Okay. So, section number 28. Why are muruami and paaling banned in the Philippine waters? So options, it catches small fishes. B, it destroys the coral reefs. C, it captures endangered species in excessive quantity. And D, it emits toxic substances. Letter B. Or B, sir. B. Okay, yes. I think nag-agree tayo na kaya binabawal, well, maraming mga references or researchers na nagsasabi na both the Muruami and the modified version, the paaling, is detrimental to the coral reef status because dinidestroy nila yung any coral reefs na madaanan nila. Especially, bakit sila kasi meron yung tom weight. No? Mostly, meron yung tom weight. Usually yung nakaka-destroy doon sa coral reefs. Okay. 29. Which of the following is not a penalty for any violations of the fisheries code? Administrative fines, cash reward, revocation of license, or imprisonment? B. B, sir. B. Okay. B. So, of course, pag nahuli ka, pwede ka magkaroon ng fine, pwede ma-revoke ang license mo, or pwede kang mahulong. So, swerte mo kung bibigyan ka ng pera kung nahuli ka. Diba? So, basically, yung tatlo na yan, ang common na mga penalties doon sa mga violations committed by the violator. So, sa administrative fines, meron kasi tayong dalawang klaseng liability. The administrative liability tsaka yung criminal liability. Usually, ang administrative liability, more on fines lang yan tsaka yung confiscation ng gears, license, also yung revocation ng gears or license. Confiscation ng catch. Pero pag meron ng criminal liability, ando na yung kasama yung imprisonment. So, example ng mga fines, so, pwedeng magkaroon ng fines na 10,000 pesos up to 45 million pesos. Yun yung variation. So, 10,000 pesos, for example, yung non-compliance with good aquaculture practices, yun yung pwedeng maging fine. And 45 million kapag nasa yung mga large-scale commercial fishing vessel, they failed to secure fishing permit prior to engaging in distant water fishing. So, example yan mga administrative fines. And then sa imprisonment, so pwede kang makulong from 1 month in 1 day, such as kung you fail to comply the minimum safety standards, or pwedeng makulong up to 20 years, no? If you violated the section 96 or the ban on coral exploitation and exportation. So, yun yung mga different penalties na pwedeng ipataw doon sa mga violators. Okay, 30. Which of the following is an evidence for the actual use of explosives, noxious or poisonous substances, and or electricity for illegal fishing? So, options are results of fish examination, B, gear used or picture of gear used, C, inventory of crew, and D, certification of bulbs as superlights. Laser A.
A. Ano pa yung ibang tama? Ipapangsagot. Ipapangsagot. So, isa sa mga hinahanap na ebidensya para masabi na isang activity ay gumagamit ng explosives, noxious, or poisonous substances and or electricity in illegal fishing is the result of fish examination. Kasi doon sa result of fish examination, makikita doon kung through test, kung yung fish ba ay nakuha using dynamite or blast fishing. So, with the external and internal manifestations. Or, pwedeng to the tissue, ma-determine kung mayroong poison, lason, nakatawan. Pwede ma-determine yan. And through the results of fish examination. So, I got this from, I don't know if I'm, kung nabasa nyo na yung mending nets, na familiar kayo sa, ano na yan, article or something reference, mending nets. Hindi pa, sir. Pwede ko kayong bigyan ng copy nun. Yung mending nets kasi, ito ay published by ELA. So, ang nakalagay doon sa section 92, ano ba yung mga suggested evidence para ipakita, para mapatunayan na yung isang violator ay nag-violate ng section 92. So nakalagay diyan, pwedeng isang evidence na gamitin is yung affidavit indicating na yung violator ay gumamit ng explosives, or kung hindi gumamit ng explosive, merong dala-dala explosives. Okay? So pwede rin gamitin ng ebidensya yung apprehension report with inventory and seizure receipt. So pwede yung actual na fish samples bilang ebidensya. Or pwede rin gawing ebidensya yung result ng fish examination, especially kapag na-certify na ng mga ng BFAR, ng mga deputized fish wardens with regards to kung huli ba yun sa cyanide or sa blast fishing. And if recovered, yung samples na explosives, noxious or poisonous substances or poisonous fishing. So yan yung mga evidence na pwedeng gamitin para madiin yung isang violator sa kung gumamit siya or nagpossession ng explosives, noxious or poisonous substances. Okay. The same din yung ibang mga references na pwede kong ma-share sa inyo. So i-share ko kay Miss GD, and siya na lang yung bakal na mag-share doon sa kung sa anong platform man pwede niyang i-share sa inyo, either through email or doon sa Google Classroom. Okay. So item number 31. Which of the following is an exemption in the conversion of mangroves? A. The conversion of less than 5 hectares only. B. Private property not classified as mangrove forest. C. Cutting only 25% of mangrove forest. And D. Conversion of construction of new fish pond. Letter B. B, sir. B. Should be letter B. B. Okay. Exemption yan. So, kapag nag-convert ka ng mangrove, malaki or maliit, that is still a violation. 1 hectare yan, 5 hectare yan, 500 square meter yan, that is still a violation. Okay? So, kapag kung 5 hectares nga lang or 500 square meter is, tawag ito, violation na yan. How much more kung pinutol mo yan 25% ng mangrove forest doon sa lugar? And, well, we all know na may moratorium or ipinagbabawal na yung pag-convert ng mga fish pond into a newly constructed yung mga mangroves i-convert sa fish pond. Bawal na yun. Pwede yung existing na fish pond na abandoned, tapos may nag-apply ng FLA kung expired na. So, pwede yun siyang i-develop ulit para maging fish pond. Pero yung mangrove area, putulin at i-convert sa fish pond, ipinagbabawal na yan. So, section 99 is about the conversion of mangroves. So, nakalagay doon sa provision na yun,
It shall be unlawful for any person to convert mangroves into fish ponds or for any other purposes. Okay. So, upon a summary finding, so ano yung pwedeng maging penalty? So, pwedeng magkaroon ng fines na 10 million per hectare, whichever is higher. And then, kailangan niya pang i-rehabilitate or restore yung damage na na-incure doon sa mangroves. Exemption, so, kailan ka pwede mag-convert ng mangroves into fish pond or other purposes? Unang exemption is kapag ang areas covered by fish pond lease agreement, kapag yung FLA, merong, yung fish pond merong FLA, so pwede mo siyang gamitin sa ibang bagay. No? Kapag merong Aquasil Bay Culture Stewardship Contract or merong GP or other tenorial instruments. So, pwede mong i-convert yung mangroves kapag yun ay private property na hindi classified as mangrove forest. No, kasi usually, ang mga mangrove forest, usually, ano sila ay public property yan. And pag public property, hindi mo basta-basta putulin. Okay. And number three, the development activities duly covered and approved by the competent authorities, especially yung sa, ano, yung mga BFAR or DNR. So, yun yung mga exemptions. Okay, question number 32. This document is needed to be secured from the Secretary of DNR prior to the start of any development project. What is this? So, options, Environmental Compliance Certificate or ECC, Environmental Impact Statement or EIS, Gratuitous Permit or GP, or Auxiliary Invoice or AI? Letter A? Hey, sir. A po, sir. Environmental Compliance Certificate. The answer A. Is letter A. Letter A, ECC. No? Pero before ma-comply, ng, mabigyan ng ECC, ano ba yung requirement? Permit, sir. Okay. So, according to section, section 13, all before magbigyan ng environmental compliance certificate yung isang project, dapat kailangan yung company or yung person mag-submit ng EIS or environmental impact statement. No? So pag nag-submit na ng environmental impact statement yung individual or yung corporation, i-review yung DNR. And kapag nakita naman na DNR na wala naman magiging negative effect sa environment, saka bibigyan ng environmental compliance certificate. So, any activity na makaka-apekto sa environment, before mag-start yung activity na yon or yung project na yon, kailangan mayroong ECC. So, kaya, required din sila na i-post yung mga ECC permit sa mga establishment kasi kapag hindi, that is to also considered as a violation. So, before mabigyan ng environmental compliance certificate or ECC, kailangan mo na mag-submit ng individual or ng company ng environmental statement sa DNR bago mabigyan ng ECC. Okay. So, ano ba yung gratuitous permit? So, usually, ang nagbibigay ng gratuitous permit ay yung DNR. So, it is a permit issued to any individual or entity engaged in non-commercial scientific or educational undertaking to collect wildlife. Nakalagay sa RA 9147, may mga certain GP. May mga certain jurisdiction yung DNR tsaka BFAR. Any activities related sa terrestrial and aquatic mammals including yung dugong, ang permit permit or yung jurisdiction ay ang DNR. And any aquatic resources maliban doon sa aquatic mammal na dugong, ang may jurisdiction doon ay yung DA through the BFAR. Pero sa case ng Palawan, hindi uubra yung DNR at saka yung BFAR in terms of wildlife, no? Kasi
nilagay dun sa 9147 na yung Palawan ang nakakasakop dyan or jurisdiction niya in terms of wildlife is yung PCSD. Pero other provinces, yung DNR tsaka before, under sila ng jurisdiction ng mga certain government agency na yun. Okay. So yung auxiliary invoice, so it is a document issued by the municipality for a permit prior to the transport of fishery products from the point of origin to their point of destination upon payment of the fee prescribed in existing ordinance. So isa yan sa mga hinahanap, no, yung invoice. So kahit bago umalis yung isang kunyaring truck na nagkakarga ng mga fishery products, dapat nakakuha na ng auxiliary invoice kasi hahanapin yun sa mga checkpoint ng destination na yung mga pupuntahan nila. Okay. So, section number 33, sorry. Which of the following government agencies is responsible of establishment of closed season? A. LGU, B. Department of Agriculture, C. Pharmacy, D. DNR. B, sir, B. B, sir, Department of Agriculture. Generally, ang agency na responsible for establishment ng closed season ay yung Department of Agriculture, no? Generally, so by default, ang nag-establish ng closed season ay ang Department of Agriculture. Nakalagay yan sa Section 9 ng R18654 about the establishment of closed season. So nakalagay doon that the secretary may declare. So sa definition of terms, pag nagbanggit ng secretary, unless stated, pag nagbanggit ng secretary sa any provision ng R18654, it means the Secretary of Department of Agriculture. Okay? So, according to Section 9, the Secretary may declare through public notice in at least 2 newspapers of general circulation or in public service announcements, whichever is applicable, at least 5 days before the declaration, a closed season in any or all Philippine waters outside the boundary of municipal waters and in bays for conservation and ecological purposes. So, ang DA, secretary, pwede siyang mag-declare ng closed season outside municipal waters. Kasi kapag within municipal waters na, ang may jurisdiction na dyan ay yung LGU. So, yung LGU may the secretary may include waters under the jurisdiction of special agencies, municipal waters and bays, and or other areas reserved for the use of the municipal fisher folk in the areas to be covered by the closed season. Provided lang na pumapayag din yung or may approval din yung special agency or your concerned LGU and pharmacy. So, ano pa nakalagay doon? Sa municipal waters, pwede ding mag-declare yung LGU ng closed season after consultation with pharmacy for conservation or ecological purposes. And the pharmacies may also recommend the establishment of closed season in municipal waters. Okay, so ulitin ko lang, by default, ang kapangyarihan ng pag-establish ng closed season ay nasa Department of Agriculture. Okay, so after that, yung LGU, especially kapag outside municipal waters, pag yung department ay gusto mag-establish ng closed season sa municipal waters, pwede naman siyang mag-establish pero kailangan mag-approve o recommend ng LGU and pharmacy. And kapag walang action from Department of Agriculture na mag-establish ng closed season,
pupwede din mismo yung LGU through consultation with PharmSea ay mag-establish ng sarili nilang closed season sa municipal waters. And the PharmSea may also recommend to the LGU the establishment of closed season in municipal waters. A. So number 34. Which of the following is not a function of local government unit? Okay. A. Establish closed season in areas beyond municipal waters. B. Enforce fishery laws, rules and regulations in respective municipal waters. C. Issue licenses and permits for municipal fish hawks. And D. Issue auxiliary invoices for fish and fishery products. Letter A. A po, sir. Letter A. The correct answer letter A, is sir. Letter A. A. So usually, pwede sila mag-establish ng closed season pero doon lang sa municipal fisher, municipal waters. Doon sa respective nila na municipal waters. Pero kapag beyond na sa municipal waters, wala na silang jurisdiction or wala na silang power to establish closed season. So, yun nga, isa sa mga function ng LGU ay yung pag-enforce ng fishery laws sa municipal waters, pag-issue ng licenses and permits para sa mga municipal fisher folk, and yung pag-issue ng auxiliary invoices in any fish and fishery products na lumalabas sa municipal areas. Number 35, according to Republic Act 7160, the blank may grant fishery privileges to erect fish corrals, oysters, and mussel beds or bangus fry area collection in the municipal waters. The options are the Municipal Agriculture Office, Bantay Dagat Program, BFAR, or the Sangguniang Bayan. D, sir. Anong sagot? D? Ibang sagot? That's the form. So, ano ba yung RA 7160? What is RA 7160? Local Government Code po. Yes, you are correct. The Local Government Code of 1991. Particularly 1991. So, nakalagay doon. Because if you have a really, if you have really a tall line up, she also has to adjust. Uy, nagano ah. Yan. So, according to sa RA 7160, binibigyan na ng autonomy yung mga local government no doon sa area. So, ngayon, may mga certain, isa sa mga binibigay na authority, power, is yung pagbibigay ng pag-determine kung magkano yung license fees or fishery privileges. So, isa sa mga nagdi-determine ng license fees ay yung Sangguniang Bayan. So, according to Section 149 ng RA 7160 about the fishery rentals, fees, and charges, so the LGU, particularly the municipalities, shall have the exclusive authority to grant fishery privileges in municipal waters. And the LGU, municipal LGU, can impose rentals, fees, or charges therefore in accordance with the provisions of this section. So, as part ng LGU, yung Sangguniang Bayan, yung gumagawa ng mga batas, mga ordinances, they can grant fishery privileges to group of to individuals or group of individuals, fisher folk organizations, para magtayo ng mga fish corals, oysters, mussels, or other aquatic beds or bangus fry collection areas determined, no? So, pwedeng allow yung mga duly registered organizations and cooperatives na magkaroon ng preferential right to such fishery privileges. So, pwedeng sila magkaroon ng public bidding, no? So, kung sino yung pwedeng magkaroon ng concession. And pwedeng kung walang existing organization and cooperatives
or kung hindi si nag-participate doon sa public bidding, kung sino yung interested party, so sa kanila pwedeng i-award yung mga fishery privileges na yun. Okay. So yon din ang sagot niyang bayan, migrant privilege, yung mga collectors ng bangus fry, prawn fry, or fry of other species, and mag-issue ng license sa operation ng fishing vessels less than 3 gross tonnage, okay, among others. Yan yung mga functions ng sanggunian bayan as stipulated by Republic Act 7160 or the Local Government Code of 1991. Okay, number 36, Section 90 of RA 10654 tackles about unregulated fishing. This state that it shall be unlawful for any person to engage in unregulated fishing in waters beyond it, within and beyond national jurisdiction. The persons to have administrative liabilities are the three highest officers of the commercial fishing vessel. Question: which of the following shall not be punished by such violation? So A, boat captain; B, maestro; C, master fisherman; or D, fishing crew. D, sir. D, D, sir. B or D? D. D. Fishing crew. Fishing crew. Fishing crew. Fishing crew. So that is correct. So according to Section 90, Section 4 pala, definition of terms, kasi nakalagay sa Section 90, yung paparusahan or magkakaroon ng administrative liabilities sa unregulated fishing ay yung three highest officers. Ngayon, ang tanong, ano ba or sino-sino ba yung three highest officers? Yung three highest officers ay naka-define yan sa Section 4, Item P. So, nakalagay doon, three highest officers. For purposes of this code, yung three highest officers are the captain or maestro. So, it shall be the highest officer. And yung second highest officer is yung master fisherman. No? And the third highest officer shall be the next highest responsible person after the master fisherman and determined to have been responsible for decision making in fishery operations. Okay? So, the three, these three officers, highest officers, must be on board the vessel. So, dapat merong captain or maestro and merong master fisherman or yung sumunod sa kanya habang nagkakaroon ng fishing operations. So, balik tayo dun sa question, saan dyan yung hindi punishable by law? So, hindi considered as three highest officer yung fishing crew o yung mga commercial fisher po. Okay, number 37. Which of the following does not constitute non-compliance with good aquaculture practices? A, employing biosecurity measures. B, aquatic pollution. C, 50% mortality of cultured fish stocks on in aquaculture zone. And D, use of rotenone in wild fish population. Aquatic pollution. Letter C po, sir. Letter C, 50% mortality. Not ano ha? Not A. Compliance? Not letter A. Letter A. C. Does not constitute. Letter B, sir. Letter B. So parang yung question letter ay parang C, medyo sir. Double negative. A. Sir. Double negative means positive. Tama ba? Letter A, sir. Employing by security measure. Okay. So maliban sa A, ano pa yung ibang sagot? B. B. Okay. So, ang tamang sagot ay? B. A. So, yung tatlo, yung aquatic pollution, negative impact, 50% mortality of cultured fish stocks on in aquaculture zone, and the use of rotenone on wild fish population are considered as non-compliance with good aquaculture practices. So, yung pag-employ ng biosecurity measures is not one of them. So, ibig sabihin yung employing biosecurity measures is compliant doon sa good aquaculture or one of the good aquaculture practices. So, balikan natin sa Section 112, ang nakalagay sa Section 112,
the non-compliance with good aquaculture practices, fishery operations involving the breeding and farming of fish and other fishery species shall comply with good aquaculture practices and the guidelines for environmentally sound design and operation for the sustainable development of the aquaculture industry, which shall be promulgated by the department. So, nakalagay doon sa Rules 112. So, what are the example of non-compliance with good aquaculture practices? So, kapag nagkaroon doon ng 50% ng mortality sa cultured species, so, ibig sabihin, hindi compliance sa good aquaculture practices. So, might be, there's something wrong, no? There's something wrong with the culture setup. Bakit more than 50% yung namatay? I think, and hindi nag tawag ito, hindi gumagawa ng paraan para ma-reduce or ma-lessen yung mortality. Okay. So ano pa? Yung pagpo-poison sa wild fish population. So that is a bad aquaculture practices. Pangatlo, yung widespread contamination of pests and diseases. So, kahit na mayroong sakit, still, so, yung cultured species, yung mga water sa fish pond ay nilalabas pa rin sa adjacent water. And aquatic pollution as defined under this code. Okay, so, I know yung question na to ay medyo, ano siya, medyo nakakalito. Kasi parang double negative. So, kaya siguro may sagot na, diba, aquatic pollution, use of rotinone, kasi kahit mismo ako at first medyo malilito ako sa question, pero kung iisahin or iintindihin yung question, not is a negative, non-compliance is also a negative. So meaning negative, diba? Negative times negative is positive, so dapat yung sagot mo ay positive. So yun yung ano, I know medyo nalito rin kayo sa question. Okay. Question number 38. Mang Tomas will be engaging in distant water fishing. What provisions should he comply prior to his fishing operation? So we have the good aquaculture practices, fisheries observer coverage, port state measures, and visual monitoring measures. So options are A, 1 and 2 only, B, 1 and 3 only, C, 2 and 4 only, and D, 3 and 4 only. C, sir, C. 2 and 4, sir. C, 2 and 4. The correct answer is? C. C, 2 and 4 only. So kung si Mang Tomas ay gusto niya mag-engage sa distant water fishing, so yung say distant water fishing, it is beyond, no? The Philippine jurisdiction, no, territory. So, nasa international waters, beyond 200 nautical miles. So, kailangan niyang, una niyang i-comply, dapat, before sila umalis ay, merong nakasakay na observer. Kasi kapag walang nakasakay na observer, that is a violation. Okay. Pangalawa, so dapat, at as much possible, ay, meron ng BMS. As much possible. So, it has must comply the vessel monitoring measures. Okay. Number 39. Which of the following activities is punishable by law? A. Employing fisheries observer in distant water fishing. B. Securing a permit for constructing, importing, or converting fishing vessels or gears. C. Entry of foreign fishing vessel at least 24 hours prior notice. And D. Removing an onboard BMS or visual monitoring system. Ano yung pinagbabawal? D. Letter D. D. Sir. Amral. The correct answer is? Yes, letter D. So yung pag-remove, pag-tamper, or pag-switch off ng onboard monitoring system while engaging in fishing is a violation of the fisheries code. Section 116,
So it's about the employing fisheries observer in distant water fishing. So section 117, it's about the entry of foreign fishing vessel at least 24-hour fire notice. So pinapayagan naman na yung mga commercial, yung mga foreign fishing vessel ay mag tawag ito, pumasok sa jurisdiction ng Pilipinas, provided lang na mayroong prior notice at least 24 hours and pinapayagan ng competent authority na sila ay pumasok. And yung section 119 ay ipinagbabawal yung removing, tampering, or switching off an onboard PMS. And section 120 is about securing a permit for constructing, importing, or converting fishing vessels or gears. So yun yung mga related na provisions. Okay. Number 40. Section 111 of R18654 is about obstruction to navigation or flow or above dive in any stream, river, lake, or bay. Which of the following is the punishment for the violation of this provision? A. Dismantling of the obstruction at the expense of violator. B. Cancellation of permit or license. C. Confiscation of catch and gear. And D. Community service. Hey, sir. A, sir, A? Okay. So, correct answer is letter A. A. So, kapag may nilagay ng mga, let's say, baklad doon sa defined na navigation, so, pwede yung ipatanggal yung obstruction doon at the expense of the violator. Okay. So, section 111, the obstruction to navigation or flow or of tide. So, it shall be unlawful for any person to cause obstruction to navigation or flow or ebb of tide. So, ang administrative liability, pwede mag-fine ng 200,000 pesos. And it dismantle yung obstruction such as fish corrals, traps, fish pens, or fish cages at the expense of the offender. Ang criminal liability naman, pwede makulong ng isang buwan at isang araw hanggang 6 na buwan. Magkaroon ng fines na twice the value ng administrative fine. So, twice ng 200,000 is 400,000. Confiscation ng stocks. And yun, the same din, i-dismantle yung obstruction at the expense of the violator. Section 113 of the amended Fisheries Code is about commercial fishing vessel operators employing unlicensed fish worker or license. Which of the following crew on board a commercial fishing vessel is required to have a fisherman's license? A. Captain, B. Cook, C. Master Fisherman, or D. Non-crew passenger? Letter B. Non-crew passenger. B, sir, B. Cook. Required na fisherman's license, ha? Required na license. Fisherman's license. Master Fisherman? Master Fisherman. Okay, so tignan natin. B. So nakalagay, section 113, the owner or operator of a commercial fishing vessel employing unlicensed fisherfolk or fish worker or crew shall, upon a summary finding of liability, be fined 4,000 pesos for each unlicensed fisherfolk or fish worker. Okay? All crew on board a commercial fishing vessel shall be required a fisherman's license, except ito yung mga hindi kailangan ng license. Okay? Naintindihan ba? Yung captain or the master, I think it ang sinasabi dito is maestro, hindi yung master fisherman. Eh. The cook, unless he is also involved in fishing. The crew declared in manifest unless he is also involved in fishing. And the non-crew passengers declared in the manifest. So, ibig sabihin, yung master fisherman ay kailangan ng fisherman's license. Tama ba yung pagkakaintindi ko doon sa provision na yun?
Yung mga taga BFAR dyan. Yung master fisherman ba, kailangan ng license? Yes, sir. Yes, kailangan yes, sir. Kasi dun sa... Yes, sir. Pinakita mo, sir. Tama. Kasi ang nakalagay lang dito sa exemption, captain or master. Master. Ayun. Hindi siya nakalagay kung... Maestro po yan ito, sir. Pa? Hindi po ba yan, maestro? Master, po? Master fisherman na rin yung master niya, sir. Yan din nga ang nalilito ako eh. Master ba? Kasi ang nakalagay doon sa 3 highest officers, ang other term captain for captain ay maestro. Iba rin yung master fisherman. So iniisip ko, baka itong master na to, hindi siya yung master fisherman, kundi yung other term ng captain, which is maestro. So, kaya yun din medyo ano rin ako eh, medyo confused din ako kasi pwede nyo naman, kung ito ay refers to master fisherman, dapat naka-spell out siya na master fisherman. Or, kung nakalagay doon siya, captain, A, captain, B, yung master fisherman. Kasi yung other term for captain is maestro. So, isip ko, baka nga maestro ito. Na English ng, di ba usually ang English ng maestro ay master, which is different din doon sa master fisherman. So, siguro kailangan natin itanong yan sa competent authority kung ano yung sinasabing master dito. Master fisherman ba o yung maestro? May mga taga before ba na pwedeng mag-verify o mag-confirm this? Sir, kasi sa ano, yung sa observer kasi, yung minsan kasi sa mga vessel na sinasakyan nila, yung captain at saka master fisherman ay iisa lang. Iisa lang din. So parang ganun ang sinabi niya, captain or master. So kaya nga, iisa lang kasi yung master fisherman at saka boat captain. Oo. Kaya kung, ganun kung, ang ano. Kung yun yung usually yung kalakaran, di ba? Kalakaran. Pero kasi ako, kung ang pagbabasihan natin yung definition ng 3 highest officers, the captain or maestro shall be the highest officer and the master fisherman is the second highest officer. So in this case, in-assume ko yung master dito yung other term for captain and master. Kung exempted man, dapat isang column yung master fisherman. Anyway, kailangan din natin ano sa ano yan. tanongin yan sa ano yung mga lawyer ng gumawa ng batas na to, ng BFAR eh, para hindi magkaroon ng confusion eh. Kasi parang sa akin, hindi naman ako lawyer, pero parang yung section 113, itong rule 113.1, hindi siya nagja-jibe doon sa definition ng 3 highest officer. So, kailangan sigurong aralin. Pero, in this case, sa pagkakaintindi ko, ang tamang sagot ay master fisherman, unless yun nga ay master fisherman, yung kasama ng captain or master fisherman. Okay, so this one, yung rule 113.2, so yung kahit wala pang ID, basta't meron na mapakita ang OR, no, na nag-comply na ng application for renewal, yung mga ng fisherman's license or certification from the BFAR, enough na yon, no, para hindi na liable yung mga fishing crew or mga fisherman involved. Okay, so 42, which of the following is a prima facie presumption of poaching? A, navigation with each fishing gear deployed. B, 24 hour prior notice to port state. C, navigation with flying national flag. And D, navigating in designated sea route. Hello?
Letter A, sir? Yung ano, letter yung mga catching. A, sir. It should be letter A. A. Okay. So, ano ba ibig sabihin ng prima facie presumption? Ano yung pagkakaintindi nyo ng prima facie presumption? Primary po. Oh, ano ibig sabihin ng primary? No. Actual? Actually, hindi kailangan actual eh. Hindi kailangan actual eh. Primary evidence po. Yung, ang ano kasi, parang katulad lang yan, di ba, sa, ito medyo magandang example. Di ba, sa mga pelikula, yung mga sinasabi na frame up, hindi siya yung pumatay, pero siya yung naabutan ng police. Tama ba? Kahit hindi siya nakita na pumatay, since nakita siya doon sa crime scene, siya na yung primary suspect. So ngayon, kapag isang commercial, kapag isang foreign fishing vessel, pwede kasi siyang, pwede niyang i-invoke yung innocent passage. Pwede siyang dumaan sa waters natin, may mga certain conditions. So, isang condition dyan, inform yung postal state, and then, dapat kung magdadaan, kung i-invoke niya yung right to innocent passage, dapat isa sa mga, ano dyan is, walang, weapons of mass destruction, walang aeroplano na akit at baba doon sa barko or sa ship, warship, tapos as much possible, regular yung route, and then dapat hindi any activities na hindi magte-threat doon sa security ng coastal state. So, and then kapag dumadaan for innocent passage, dapat naka-fly yung national flag. Kung Chinese fishing vessel ba yan, or tawag ito, Vietnamese or Malaysian fishing vessel. Okay. Pero kapag ang fishing vessel ay sinabi niya, okay, I will invoke my right to innocent passage. Pero, naka-deploy or nakababa yung kanyang fishing gear, that is a prima facie evidence na nagpo-poaching siya. And poaching is punishable by law under our Philippine, under our laws. So, ibig sabihin ng poaching, wala siyang, hindi siya authorized pumasok, no? Especially this is for foreign fishing vessel. Hindi siya authorized pumasok sa waters natin, and usually pumasok siya for the purpose of fishing. So basahin niyo yung right to innocent passage. Nandoon yan yung mga activities na pwedeng invoke ng foreign fishing vessel yung right to innocent passage, pero may mga activities din ma-considered na hindi na siya innocent passage kundi an act na siya ng poaching. So kapag yung isang fishing gear, isang fishing vessel, nagta-traverse siya ng national waters, ng coastal state, tapos nakababa yung lambat or any fishing gear, that is a prima facie evidence ng poaching. And also kapag hindi nakataas yung flag, national flag nila, so that is also a prima facie evidence of poaching. So sa prima facie, ibig sabihin nun, at first, you are guilty unless kaya mong i-defend, patunayan na ikaw ay hindi guilty. So yun yung ibig sabihin ng yung simplest definition ng prima facie presumption. Okay. So section 91, yun ang sinabi na ano ba yung prima front, so ito yung mga activities na magko-constitute as poaching. Navigation with fishing gear deployed. Navigation na irregular track or road. So, pabago-bago, hindi straight. No? So, parang yung pag-ano niya is parang nagsisearch or nag-research. Okay? So, poaching na matatawag kapag walang prior notice or clearance from the coastal state. So, any activities which will not identify or does not qualify as innocent passage, or nakikita ang dumadaan doon sa non-fishing ground.
So, navigating or navigation without flying each national flag. So, nag-anchor. So, pwede naman mag-anchor kung mayroong force majeure. So, ibig sabihin, may mga the accompanying, may bagyo, let's say may lindol, may tornado, na kailangan mag-anchor, okay lang yun. Pero kung maganda naman yung panahon, hindi mo makonsider na innocent passage kapag naka-anchorahe. Or kapag naka-anchorahe sa mga non-fishing grounds or sa marine protected areas ng coastal state. So, those are examples ng poaching. 43. Which of the following is not a provision under Republic Act No. 13654? A. Inclusion of fisheries conservation subjects in school curriculum. B. Requiring doctoral degree for fisheries technicians. C. Upgrading of state fisheries schools and colleges. And D. Professionalization of fisheries graduates. A, B, C, D. A, A, sir. Yung wala sa ano ha, R18654. B, sir. Letter B, sir. Sir, A. B. A. Meron B. A. A. Ang tamang sagot ay? A. B. 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 Requiring doctoral degree for fisheries technicians. So, ang 140, nakalagay dyan na dapat lahat ng state government-owned fisheries or schools or colleges ay dapat i-upgrade. So, maliban sa physical facilities, dapat pati yung curriculum, pati yung mga faculty and the teaching force must be upgraded. So, the department, the DA, to the BFAR, and the Commission of Higher Education shall jointly formulate standards to upgrade all fisheries schools and colleges. Kaya usually, every 3 years, from the time to time, ini-evaluate yung mga fisheries schools. Tinitingnan nila kung nasa standards pa ba. And those fisheries schools or colleges na hindi na nag-meet ng minimum standards ay pinapasara. Pero so far, wala pa rin ako narinig na pinasara ng fisheries schools na hindi nag-meet ng, dahil hindi nag-meet ng minimum safety standards. So, ibig sabihin, most of the fisheries schools ay nakamit ng minimum safety, minimum standards as required by CHED. Section 155 ay sinasabi na dapat magkaroon ng fisheries conservation subjects sa school curriculum. So, either through either sa private or sa public elementary and secondary schools. I don't know kung na-realize na to ngayon kung yung mga subjects ng mga elementary tsaka high school ay meron ng part or component yung fisheries conservation. Kasi kung wala pa, dapat yung DepEd ay kailangan na rin lang i-revise yung kanilang curriculum na i-include yung fisheries conservation subjects. Kasi it is mandated by law. Yung section 149 is the main reason bakit kayo nag-review ngayon. Diba? Kaya kayo nag-review ngayon kasi ni-require na lahat ng fisheries graduate para ay magkaroon, maging professional or ma-professionalize. Kaya create yung Fisheries Board of Examiners ng PRC para ma-upgrade yung fisheries profession. So, may mga certain exemptions dati. Parang yung mga 1998 na approve yung 8550, yung mga dating may ilang years na rin ng service and or may civil service examination for fisheries na pumasa. So hindi na nila kailangan mag-exam. Okay. And kailan yung unang board exam ng fisheries? Anong taon? 2003? Yes, 2003. So, maliban dito sa Section 149, pamilyar na rin man kayo siguro sa
Republic Act 398 or the an act regulating the practice of fisheries profession in the Philippines, creating for the purpose of PRC Board of Fisheries and appropriating funds therefore. Okay, so nabasa niyo na ito or meron kayong copy nito? Maganda siyang basahin. Wala, sir. Maganda siyang basahin. Wala, sir. Maintindihan niyo. And then, kasi wala, nakalagay diyan sa batas na yan kung ano yung rules and responsibilities ng isang fisheries professional. Kasi dati ang tawag ay fisheries technologist. Ngayon yata ay fisheries professional. Pero sa PRC, ang pangalan pa rin ng exam is fisheries technologist. Eh. Pero yung profession, fisheries professional. Okay, nakalagay doon sa Article 4, the practice of fisheries profession, Section 32 acts constituting the practice of fisheries profession. Any single act or transaction embraced within the provision of Section 4 hereof shall constitute an act of engaging in the practice of the fisheries profession. So, ipinagbabawal yung practice ng fisheries profession kung walang license. So, nakalagay dito, no person shall practice the fisheries profession in the Philippines or offer oneself or fisheries professional or use the title, word, letter, figure, or any sign tending to convey the impression that one is a fisheries professional or advertise or indicate in any manner whatsoever that one is qualified to practice the profession unless nakapasa na ng board exam. So, evidence. So, mayroong license, mayroong certificate of registration. So, nakalagay din doon na ipinagbabawal sa Section 34 yung ipinagbabawal yung pag-practice ng fisheries profession nang walang license. Hindi ko lang alam kung up to ilang taon pa pwedeng mag-apply or mag-work nang walang license yung mga fisheries professional. Pero iniunti-unti na yan sa ibang LGU na hindi na sila ngayon basta-basta tumatanggap, especially for permanent position kung hindi licensed fisheries technologist or licensed fisheries professional. So I think I salute you kasi since nandito kayo, you are, tawag ito, serious in obtaining the license and you are serious in following this law. Kasi nga, kung hindi kayo serious sa pagpalo ng law to, hindi kayo mag-review, hindi kayo mag-detect ng board exam. Okay. So, yun din, Section 135, pinagbabawal na yung mga government agencies, educational institutions, private corporations, or companies na mag-hire ng hindi licensed na fisheries professionals. Okay. Especially yung mga work ay naka-define sa Section 4. Okay. And then, alam nyo kung ano yung accredited professional organization ng fisheries? Professionals? Yung... Sir, hindi. May idea ako kayo? Ako, sir, hindi. Wala akong idea. Pwede ba tayo mag-member doon, sir? Kung meron. Oh, kasi nakalagay yan dito, although hindi nakalagay, hindi naka-specify kung anong pangalan ng professional organization. Ano yun? Kung narinig nyo na yung APPP? Tagalog siya eh. Asosasyon ng Professional sa Pangisdaan ng Pilipinas. So, siya yung nag-iisang accredited professional organization ng fisheries na accredited ng PRC. So, nakalagay dito na as much as possible, once na pumasa kayo ng board exam, automatic member kayo nun. Pero I think ang sa membership ng EPPP, kailangan nyo mag-apply kasi kailangan lang naman na mga requirements doon is yung license, number, mga picture, no, and then other ID. So, just in case, hindi kayo familiar, yung accredited fishery of professional organization ay yung asosasyon ng mga professional sa pangisdaan ng Pilipinas.
kasi dapat Association of Fisheries Professional of the Philippines yung pangalan nun. Kaya lang sa SEC yata, hindi, or sa PRC, hindi nila tanggapin yung may word na fisheries. Kasi dati meron ng accredited fisheries organization, yung Philippine Fisheries Organization. Kaya lang, naano na yun, na inactive. So, hindi na daw pwede yung mayroong pangalan na fisheries para hindi makaroon ng confusion. Ewan ko kung ano yung main reason bakit hindi pinayagan. Okay. So, balikan natin yung question na yun. So, ibig sabihin, yung inclusion ng fisheries conservation subjects sa school, yung pag-upgrade ng state fisheries schools or colleges, and yung pag-detect ng board exam ng mga fisheries graduates para magkaroon ng license ay nakalagay sa R18654. Hindi nakalagay sa provision na kailangang meron ka munang PhD bago ka maging fisheries technician. Napakalaking ano yun, napaka maraming mga ano, 'di ba, mga faculty na walang PhD, tapos yung mga technician kailangan pa ng PhD. So hindi yun siya kasama doon. Okay. 44. Question 44. Fishing of commercial fishing vessels inside municipal waters may be allowed by concerned LGU provided certain conditions were met. Which of the following is not one of these conditions? A. No commercial fishing in municipal waters with depth less than 7 fathoms. B. The use of passive gears such as bottom set, gill net, and traps. C. Prior consultation through public hearing with municipal or city pharmacy has been conducted. And fishing within 8.1 to 10 kilometers only. D. Ano yung tamang sagot? Fishing within... D? D? Fishing within 8.1 to 10 kilometers. Letter D? It should be letter D. Okay, so yung tatlo, condition siya na pinapayagan yung commercial fishing vessel na mangisda sa commercial water, sa municipal waters, provided na allowed sila ng LGU. Pero kung mangisda sila, so andito yan sa section 18, who are the users of municipal waters? So nakalagay, all fishery activities in municipal waters shall be utilized by municipal fisherfolk. By default, no, municipal fisherfolk and their cooperatives or organizations who are listed in the registry of municipal fisherfolk. The municipal or city LGU, however, may, through its local chief executive, to the mayor, and acting pursuant to an appropriate ordinance, authorize or permit small and medium scale commercial fishing vessels to operate in municipal waters with the following conditions. So, ibig sabihin yung mga commercial fishing vessel na from 3.1 to 150 gross tonnage ay pwede mag-operate sa municipal waters kapag na-meet ang mga conditions na ito. Unang condition, dapat mag-operate lang from 10.1 to 15 kilometer area from the shoreline with municipal waters. No commercial fishing activity will be conducted in municipal waters with depth less than 7 fathoms. 7 fathoms is equal to 12.8 meter. No, kapag less than 12.8 meter, so ang tendency niyan ay hindi na siya pwede kasi violation niyan. As certified by the appropriate agency. Usually, ang appropriate agency na mag-determine kung mababaw, kung less than or more than 7 fathoms yung area na yun ay yung NAMRIA. The National Mapping Research Agency, Information Agency, NAMRIA. Third, so fishing activities utilizing methods and gears that are determined to be consistent with national policies set by the department. So pwedeng usually by default passive gears kasi sa municipal waters. Pero kung gagamit ng active gear, yung pinapayagan, yung exemption, so pwede yung rig net, pwede yung purse seine from 10.1 to 15 kilometers na. And then, bawal pa rin gumamit ng fine mesh net unless kasama siya doon sa mga exempted gear. So, dapat magkaroon din muna ng prior consultation through public hearing. No? And,
yung may-ari ng fishing vessel, yung employer or yung captain and crew ay hindi nag-violate ng any environmental and related laws. So yun yung mga conditions para mapayagan ang commercial fishing vessel ng isda sa municipal waters. Okay, may makita akong mga questions dito sa chat. Sagutin natin yan mamaya. Okay, section 45. FAO number 262, series of 2018, regulates the use of superlights in fishing light attractors in commercial fishing. It states that it shall be unlawful to operate commercial fishing boats using superlights and fishing light attractors or their combination with a total or cumulative visible light or more than 20 million lumens for each light boat, sonar light boat, or fish carrier. What is the maximum wattage allowed for halogen bulbs? Okay, so the answer, the options are 250 kilowatt, 363 kilowatt, 952 kilowatt, or 1,000 kilowatt. A, sir. Letter D po, sir, 1,000. D. May sagot ng 1,000, may nagsagot ng 2,000. 250. Tamang sagot ay, sa halogen to ha, halogen bulbs, ang tamang sagot ay 952. So, verify natin. Tingnan natin yung FAO 262. So, Fisheries Administrative Order number 262, series of 2018. Regulation on the use of superlights and fishing light attractors in commercial fishing. So, nakalagay doon sa section 3, prohibitions. So, nakalagay, pinulit ko na, binasa ko na rin kanina. So, nandito yung, mayroon tayong table na may iba't ibang klase ng light. Metal halide, LED, fluorescent, or halogen. Halogen and incandescent. So kapag ang metal halide ang ginamit, ang maximum equivalent wattage ay 250 lang kilowatt. Pag LED ang ginamit, 200 kilowatt lang ang maximum na pwedeng gamitin. Pag fluorescence or fluorescent, 364 or 363.6 kilowatt. Pag halogen bulb, 952.4 kilowatt. And kapag incandescent bulb, 1,000 kilowatt ang maximum na pwedeng gamitin. Okay ba yun? Clear ba guys? Yes sir, yes sir. Okay, so yan. Yan yung nakalagay sa FAO 262. Okay. Yung maximum, kung ano yung mga maximum na wattage allowed, depende kung anong bulb yung ginamit. Kung metal halide, LED, fluorescent, halogen, or incandescent. According to FAO 262. Okay. So, meron din dito na pinapayagan lang ang paggamit ng superlights sa national waters. So, ang paggamit ng superlights sa municipal waters is still illegal. So, the use of other light attractors hindi considered as superlights in municipal waters shall be regulated by the LGU. Okay? Kung gagamit ng superlights and other light, fishing light attractor sa fishing in municipal waters, dapat magaroon muna ng gratuitous permit, especially for scientific and research purposes. So, kung for hindi for scientific and research purposes, kailangan ng hindi pwede. At kung gagamitin for scientific and research purposes, kailangan ng gratuitous permit na manggagaling sa LGU. So, ang penalty kapag nilabag 20,000 per superlights. I think na-supersede na nito yung isang FAO. Alam ba yung isang FAO about sa ano, maximum na familiar kayo doon sa isang FAO? Di ba yung sa isang FAO ay
yung maximum allowed na super lights ay depende kung small scale. Pag small scale yata, 20 kilowatt. Pag medium scale, 36 kilowatt. Pag large scale, commercial fishing vessel, 40 kilowatt yung allowed. No? I think nasa proceed na yon, na repel na yon, at ito na yung existing na ginagamit. I'm not sure no, kung ganyan yung nagiging case. Pero ito yung latest, no, kasi ito ay noong 2018. Okay. Number 46. Lima na lang. The establishment of fishery management areas or FMAs for the conservation and management of fisheries in Philippine waters is promulgated in what provision or section? FAO 259, FAO 261, FAO 263, or FAO 265? Anong FAO yung nag-i-establish na fisheries management areas? 263? So, FAO? 263. Yes, correct. FAO 263. Anong sasal? So, yung FAO 263. Dito na tayo, nandun ko pa rin. Okay. Siya yung nag-i-establish ng FMA. Ilang bang FMA meron sa Pilipinas ngayon? Or fisheries management 12, areas? 12, sir. Ngayon. Dali 24. So, 12 ngayon, sir. Okay, so FAO 263, series of 2019. So nakalagay dito, establishment, section 4. For the purpose of sustainable fisheries management, FMA in Philippine waters are hereby established based on considerations of stocks, boundary, range, distribution, structure of fisheries, as well as administrative divisions, and undertaken through consultation with stakeholders. Okay, so nandito yung 12 FMAs. So, yung FMA 1, ang kasama dyan is yung mga LGU or province na kasama dyan ay yung Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, or Batanes. So, ito ay nasa Pacific, no? Nasa bandang Philippine Rice. Okay. Yung FMA 2 ay nasa Northern Samar, Eastern Samar, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, and Compostela Valley. So, nasa Pacific din siya, dito banda sa baba. Okay. Yung FMA 3, dito banda sa Celebesi, no? Celebesi banda. Yung Sarangani, South Cotabato, Sultan Cotarat. FMA 4 ay nasa Eastern Sulusi, no? Eastern Sulusi, Sambuanga Sibugay, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sambuanga del Norte, Negros Occidental, and Iloilo. FMA 5, dito banda sa West Philippine Sea, including yung West Sulusi. So yung Antique, Oriental Mindoro, and Palawan. FMA 6, dito banda sa northwestern part ng West Philippine Sea. So yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, NCR, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. FMA 7, dito banda sa anong waters yan dito? Kalimutan ko na yun. Include dyan yung Quezon, Camarines Sur, Albay, Sursogon, Masbate, Samar, Northern Samar, Biliran, and Leyte. FMA 8 is dito sa Samar, Eastern Samar, Dinagat, Surigao del Norte, Southern Leyte or Leyte. 9, FMA 9 is dito sa Mindanao Sea, Southern Leyte, Surigao del Norte, Misamis Oriental, Davao del Norte, Agusan del Norte. 10, FMA 10 is dito sa Bohol, Leyte, Cebu, no, Siquijor, Negros Occidental, I think dyan apart. 11, ayong, saan yung 11? Cebu, Negros, Negros Occidental, Oriental, Iloilo, Capiz, Masbate, Guimaras. And 12 is itong sa Aklan, Mindoro, Mindoro Oriental, Romblon, Marindoque, Occidental Mindoro, Batangas, and Quezon. So you will notice na may mga provinces na iba't ibang fisheries management area sila na bilong. No?
for example, sa Oriental Mindoro, so merong FMA 4, saka FMA 5, saka FMA 12. So yun yung medyo complication dito sa establishment ng fishery management areas. Okay, 47, Fisheries Administrative Circular Number 256 prohibits the use of some substances in aquaculture as antifungal, parasiticide, and antibacterial which are absorbed and metabolized in tissues of fish when treated with these substances. Which substances are these? A. Rotenone and Gosipol. B. Probiotics and Imidacillan. C. Malakite Green and Ginseng Violet. Or D. Tisid Cake and Dairy Soup. Saan yan yung pinagbabawal ng Fisheries Administrative Circular Number 256? Letter C po, sir. Malakite Green and Ginseng Violet. Okay. The correct answer is C. Malakite Green and Ginseng Violet. So, according to Fact Number 256, ang title nun, Series of 2005, declaring Malakite Green and Ginseng Violet as health hazards and prohibiting their use in food, fish production and trade. So ano yung pinagbabawal? According to Section 2, it shall be unlawful for any person to use Malakite Green or Ginseng Violet in the aquaculture production of food, fish, produce, handle or process for sale, offer or sale, distribute in commerce fish or fishery product bearing or containing Malakite Green or Ginseng Violet, and import into the Philippines or export fish or fishery product bearing or containing Malakite Green and Ginseng Violet. Okay, so ipinagbabawal na yung paggamit ng Malakite Green at Ginseng Violet kasi meron na yung may component siya na carcinogenic. Okay, section 48, question 48, sorry. Found number 250, series of 2014, is about block. A. Prohibition on the collection, harvesting, gathering, selling, and or exporting of brown algae and seagrass. B. Moratorium in the issuance of commercial fishing vessel and gear license and other clearances. C. Regulations and implementation of the vessel monitoring system in the high seas. And D. Banning the operation of Danish seed and modified Danish seed in Philippine waters. Letter A po, sir. A po. The answer is letter A. Okay. Ito yung medyo marami ring umalma kasi ipinagbabawal yung ano bang local term ng sargassum sa inyo? Aragan sa ilo. Aragan, sir. Kulapo yan, sir. Kulapo. Aragan. Di ba? Yes, usually kasi yan, kung akong tutumingin yan, yung mga sargassum, para siyang, hindi mo rin siya masabing pest kasi ano eh. Di ba? Pero, minsan, nakikita kasi yan sa ano, di ba mga baybay, dalampasigan? So, through this FAO, ipinagbabawal na yung pagguha ng mga sargaso na napapadpad lang doon sa baybay. So, ngayon, kine-question ngayon ng mga stakeholders kasi bakit pagbabawalan na in fact, nandoon na siya sa baybay, kasi most likely, matadry out siya, mamamatay. So, bakit pa kailangan siyang pagbawal? Kasi, well, totoo naman na ang mga sargassum, may mga ibang species na ginagawa siyang shelter. No? O ginagawa siyang mga hiding place. Pero, okay lang siguro yun kung doon yun sa tubig, sa dagat. Or nasa coral reefs pa siya. Pero kung nasa baybay na siya, yung purpose niya na maging shelter or for protection ng mga important species is hindi niya naman na bibigay. So, dapat, I think, okay lang siya na kolektahin. Pero yun yung nakalagay dun sa FAO 250 na ipinagbabawal na yung pag-collect, pag-harvest ng mga brown algae including yung mga seagrass. Well, seagrass is justifiable naman. Pero yung sargassum, pagbabawal,
sa ibang area, is pest na siya. So, hindi mo masyadong makuha yung logic. Unless, baka alam nyo yung ibang explanation. Pwede nyo ma-share dito. Bakit siya ay pinagbabawal? Okay. So, yun. The prohibition on the collection, count to 50. So, nakalagay doon, it shall be unlawful for any person, association, or corporation to collect, harvest, gather, sell, export brown algae in seagrass, provided, however, that the director of PFAR may grant a special permit to collect, export sargassum for scientific and educational purposes only. And so, yun yung mga exemption lang for scientific and research purposes. Okay, second to the last question. The conventional wetlands declare every February or second of February of each year as World Wetlands Day. It is commonly known as Ramsar Convention, Convention on Biological Diversity, Convention on Migratory Species, or the London Convention. Ano yung other term for Convention of Wetlands? Ramsar Convention. Yes, correct. Ramsar Convention. So yung Ramsar Convention, so yung full term, full name daw niyan is Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat. So yun yung complete name. In short, Convention on Wetlands. For other term yan is yung Ramsar Convention. So bakit siya tinawag na Ramsar Convention? Kasi yung convention na yan yung was first held in Ramsar. Okay, so it was the first conference which adopted the terms in agreement was last February 2, 1971. Thus, it was also declared in every second of February of every year as the Wetlands Day. So it is an international treaty. So most of the countries are signatories of this for the conservation and sustainable use of wetlands. And every 3 years, so nagkakaroon ng meeting yung mga contracting parties. And the Philippines is a signatory sa Convention on Wetlands, which become take into force noong November 8, 1994. Okay. And the last question, the CITES is one of the largest and oldest conservation and sustainable use agreements in existence. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species in the wild. When a species is included in one of the appendices, the whole, live or dead animal or plant is included, in which CITES appendix include species threatened with extinction in the trade in specimens of this species is permitted only in exceptional circumstances. A. Appendix 1, B. Appendix 2, C. Appendix 3, and D. Appendix 4. Appendix A. Appendix 2 po, sir. Appendix 2. So, criteria dyan ay species threatened with extinction in the trade is in specimens of this species is permitted only in exceptional circumstances. That is appendix 2 po, sir. Appendix 1. Ha? Appendix 1, tama sana ako doon eh. Pinalitan mo lang. Okay, ano ba yung meron sa appendix 1? So, again, yung CITES, ang other term for CITES is Washington Convention. So, attention, convention. So, it is one of the largest and oldest conservation and sustainable use agreements in existence. It is a multilateral treaty, ibig sabihin maraming countries ang involved, to protect endangered plants and animals. It was drafted as a result of resolution adopted in 1963, opened for signature in 1973, and take into force noong July 1, 1975. At ang Pilipinas ay isa sa mga signatories kung saan nag-sign tayo noong November 16, 1975.
21. So, Appendix 1, about 1,200 species, those that are threatened with extinction in our or may be affected by the trade. So, pwedeng payagan yung commercial trade ng wild-caught specimens for exceptional license circumstances. Pero kung walang license at hindi exceptional circumstances, hindi pinapayagan yung commercial trade. So, yung captive breed animals, kunyari yung isang species, si species A, na involved siya sa, included siya sa appendix 1, yung anak niya ngayon, hindi na magiging appendix 1, kundi appendix 2 specimen siya. Yung nanay lang yung appendix 1, yung anak yung appendix 2. So, ang pinagkaiwala ng appendix 1 sa appendix 2, mas maluwang na yung appendix 2 compared sa appendix 1. Kasi yung mga appendix 1, usually sila yung mga threatened with extinction, yung malapit lang sila mag-extend, extinct, especially konti na lang yung kanilang population sa wild. At kapag tuloy-tuloy pa rin yung trade sa kanila, commercial trade, pwedeng magkaroon na ng extinction. Okay. Ano ba yung mga notable aquatic species na included sa appendix 1? So, yung mga whales, no, ito yung mga species na yun, Balaena mysticetus, Eubelaena, Balaenoptera, Megaptera, Inpisitor, those are example ng mga appendix 1 aquatic organisms. Sa dolphins and porpoises naman, yung mga Orcaela, Sotalia, Susa, Lipotis, no, Platanista, Dipo, Neopocaena, and Pocaena, yan yung mga notable species included sa appendix 1. Sa dugong inmanitis, so yung dugong dugon or trichichos, so appendix 1 specimen sila. Sa crocodile, yung freshwater crocodile or the crocodile midurensis, the saltwater crocodile or the crocodilus porosus, and the other species of crocodilus. Sa turtles, yung appendix 1 is yung Dermochaela coriaceae. Sa sharks, no, under the usually yung sharks and sawfishes, guitarfishes, so kasama sila sa appendix 1. Sa bonifishes, ang kasama dyan is yung sturgeon, yung acephincer. Pangasyono dun yung gigas, yung giant freshwater catfish. Catemeria is the silakan. Yung appendix 2 naman, about sa 21 species, species that are not necessarily treated with extension but may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with the survival of the species in the wild. So, hindi naman siya threatened with extension, pero kapag tuloy-tuloy pa yung trade, pwedeng maging nearly threatened na rin sila. Okay. So, some of the notable species, ano, aquatic species under the appendix 2 are yung mga fur seals, sea lions, yung mga sharks, so fishes, including yung mga carcharinos, sperna, alupias, no, citorinos, carcharodon, yung whale shark ay nasa appendix 2, yung mga great white shark, yung mga treasure shark ay nasa appendix 2, yung mga mantas, no, mga eagle ray, no, manta, mubula, devil ray. Sa bony fishes naman, included dyan yung mga American eel, no, maming, Chilinus undulatus, Napoleon ras, lahat ng seahorse. So, yun yung mga recognize ko. Sa echinoderms, yung Holothuria foscohilba, yung susuan, Holothuria nobilis, and Holothuria mitmay, included sila sa appendix 2. Yung mga molluscs, lahat ng
giant clams, appendix 2 yan sila. Lahat ng mga nautilus or lagang, appendix 2 yan sila. And yung isang species ng strombus, spider conch, appendix 2 yan sila. Sa corals, lahat na under the species family antipataria, Cryoporidae, Scleractinia, Tobiporidae, Meliporidae, and Stylosteridae are appendix 2. Appendix 3 naman, about 100 species, hindi necessary na worldwide ay kukunti na lang sila. Pwedeng marami sa Pilipinas, pero sa Malaysia, kunti na lang. And yung country na may konting population for that particular species, humihingi siya ng assistance or tulong sa country kung saan madalas yun in-export or in-export na huwag tanggapin. For example, sa Pilipinas, may isang species na endangered na. No? Sa locally endangered. Kasi let's say, sa Hong Kong, sa China, sa Japan, sa Malaysia, marami pa sila. Pero sa Pilipinas, locally endangered na siya. So, para maprotektahan yung local species sa Pilipinas, pwedeng i-ask ni Philippines yung China na major export countries ng mga threatened communities na huwag tanggapin sa China. So, yun yung ano ng Appendix 3 para hindi maapektuhan yung population doon sa pinanggalingan, for example, sa Pilipinas. So, species are not necessarily threatened with extension globally. Okay, so all member countries, trade in this species is only permitted with an appropriate export permit and a certificate of origin from the state of the member country who has listed the species. So, ano-ano yung mga notable species under the Appendix 3? Yung mga walruses, turtles, although ito yung mga turtles na to, hindi ito yung nakikita sa Philippines. So, yung mga rays, bony fishes, echinoderms, itong sea cucumber, corals, ito yung mga corals na yan, among others. Okay? So, ito pala yung 56 yung nag... Ito yung result. 56 yung nag-take ng exam. Online exam. Tatlo lang yung nakakuha ng 37 patas. Bakit 37? Kasi 37 yung 75% ng 50. So, ibig sabihin, tatlo lang yung kung exam ngayon, tatlo lang yung pumasa sa fishery laws. About 34 naman yung may score na from 25 to 36 and mayroong 19 na less than 25 yung score. Okay. So, questions? I think that's and our review.